Oh, magandang gabi po. Oh, naka-record na tayo. Oh. Yeah. Bagong gupit po kayo, Sister Amy. Ay, hindi. Pastor, in-invite ko si Dutch sa na-meet lang siya kanina. Saan po? Sa ay, nag-iaya siya. Kanina na-meet. Nag-iaya siya, kumain kami sa Vegas buffet. Oh. Eh, yun. Look alike. Look alike. Look si senior pala, senior. Kala ko si junior. Okay. We care about si James. Oh. Welcome. Welcome, Pastor James. Yes. Who's James? Bishop. Yeah. Bishop po yan. Bishop. Yeah, Bishop. Yeah, Bishop. Yeah. Kamukha nga eh. No, pati siya na contact mo ba si Brother Bong? Ay, nakamute ka po, Brother James. Hindi po. Hindi ko po siya na ano. Oh, okay lang. Good yun. Nakausap ko siya to. Pag lang dalay niyang sa day. Kafe, chappy-chappy ka. Chappy-chappy ka, ate. Chappy ako? Yeah. Gianna. Hindi ka to selfie. Nalabot na. Sarap ng tawa ni ano ni Erza. Si Gianna pala carbon copy ni ano no ni Tita Girlie. Yeah. Oh. Parehong maganda. Parehong maganda. Parehong maganda. Oo. Parang nasa Hawaii sila. Oh. Ganun ba 'yan? Tingnan. Nakakatuwa naman. Ayaw. Yan. Okay. Okay. Sino si Galaxy? Si Tita Peput. Tita Peput po. Ah, Tita Peput Tita yan. Tita Peput na siya. Oh. Opo. Pala si Galaxy. Yes. Galaxy, taba. Sabi niya, tab 8, taba. All right, let's pray. Let's ask the principal to lead us in prayer. Yeah. The principal. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for this opportunity of learning your word. Your word is enjoyable, O God. It blesses us, O Lord. And thank you for your presence tonight, O God, to give us even more joy as we study it, Lord, your word. And bless and anoint every minute of this Bible study tonight. Mm-hmm. Thank you, O God, for what you have in store for us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Oops, papasukin muna natin tong dalawa sa lahat. Oh, meron pang dalawa. Ah, si Pastor Bong. Pastor Bong. Oh, good evening po, Pastor Bong. Good gabi po, Pastor Bong. Good evening, Pastor Bong. Good evening. Okie dokie dokes. Oh. Yeah. Sa susunod, mapupuno na yung ano natin yung screen. Mr. LB. Opo. Nag-exchange ang schedule ninyo sa trabaho? Hindi po. Nasa trabaho pa rin po ako. Ah, ganun. Thank Hindi you. Hindi po kami sa trabaho ngayon. Ano orin muna natin ito ha? Sandali. Is misplaced. God promised Abraham that he would bless him, that his descendants would be as numerous as the stars, and that through Abraham's family, all the families of the world would be blessed. Abraham believed God's promises and trusted his word. Now it was time to find a godly wife for Isaac, and seeking her meant applying the same principles of faith. He called in his most trusted servant, saying,
Swear to me that you will find a wife for my son who knows God, not from the women here in Canaan who worship idols, but return to my hometown and find a maiden there." His loyal servant had only one concern. "What if there is no woman willing to leave her hometown and travel so far away to this strange land?" Abraham confidently recounted the promises that God made to him and responded to his servant, "The God of heaven, the one who will fulfill every promise he made, he will send an angel to go with you." The servant was encouraged by his master's words and swore to him that he would do exactly what he asked. The servant took 10 of his master's camels and set off on the long journey. When he finally arrived, he stopped at a well just outside the city. And as he waited, he prayed for a sign. "O Lord God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham. I pray that while I am standing here by this spring of water, the maiden who is to be Isaac's wife will not only serve me." Welcome back po, Pastor Jeff. Sorry po. Nakik out ako ng wifi namin. Anyway. sorry. Anyway. Take two. Gave the stranger a drink. "I will fetch water for your camels as well," she said kindly. The words struck a chord in the servant's heart. Could it be that this beautiful girl was the one for his master's son Isaac? The servant studied her while she went about the difficult task of watering 10 thirsty camels. He could see she was as kind as she was beautiful. The servant was now confident that Rebecca was the one for Isaac, and he adorned her with jewelry. When Rebecca's brother Laban saw the grand procession of camels near the spring, he ran to greet them. Laban invited the servant to stay in his father's home and to join the family for dinner. As they sat down to eat, the servant interrupted, "I cannot eat until I have done everything my master sent me to do." And he began to explain all that had taken place. After listening to the servant's amazing story, they all agreed that it was God who led him to Rebecca. The next morning, the servant said to Rebecca's family, "Let me go now and take Rebecca back to my master." But her uncle and mother begged, "Please, don't take her now. Let her stay at least 10 days. Then we will let her go." But the servant urged them that he must return home right away. The matter was settled when Rebecca agreed to leave. So the family blessed her and sent her away to begin her new life. Rebecca and the servant traveled nearly 500 miles to return to the home of Abraham. As they approached the settlement, Rebecca said to the servant, "Who is the man walking in the field toward us?" The servant replied, "He is my master." She quickly jumped down from the camel and prepared herself as the servant ran ahead to tell Isaac the wonderful news about how God had chosen a special bride for him. Isaac and Rebecca were finally introduced, and it was truly love at first sight. They met and married the very same day and had a long, happy life together. The promise that the whole world would be blessed through this special family would be fulfilled hundreds of years later, because out of Isaac and Rebecca's family would come Jesus, the Messiah. Amen. Take it away, Pastor Bert. Pastor Bert, kayo. Yeah. Magandang gabi po sa lahat at tayo po ay magpapasimula na sa ating pag-aaral. At alam ko po yung nakaraan ay if we will have a little recap about chapter 23, yung preceding o yung nakaraang chapter ay alam po natin yung the death of Sarah, no? Yung ang nilalaman po ng kwentong yon ay ang pagkawala ni Sarah. Praise God. So it's a very sad ending story sa chapter 23. But here we can see that a different
episode, no? Na nakita natin na the last time na yung episode na almost, no? Yung the death of Isaac, di ba? Na nang sacrifice yan ng kanyang tatay, and the death of Ishmael. Those are very sad end kung namatay sila, pero God intervened, no? At dito ay makikita natin, besides those death terrifying end, no? Na hindi naman natuloy sa dalawa, kay Isaac at kay Ishmael, pero sa nanay, si Sarah, ay talagang ang gando na lang yung buhay niya, ang kanyang tinakda ng Panginoon. It's very sad, and yet here we can see a new chapter, no? Na makikita natin na if we look at it, it's full of beauty and humor as well. And let us remember na pinamagatan ko ang topic na ito eh, Rebecca, the runaway bride. Rebecca, the runaway bride. Rebecca. Okay. So, napakahaba po ng ano to, ng story. It's a narrative story. It's a very long chapter or verses in one chapter. It consists of how many verses? 60 plus. 65. Let me see. 67 verses. I hope we can divide this, no? Kasi sa akin pong Bible na hinawakan, meron po siyang mga paragraph. So, dinisipher po yun, and it consists of 13 paragraphs. So, if we will read, kung 13 tayo, we can read each paragraph, no? Alimbawa, yung verses 1 to 9, then 10 to, and so on, no? Siguro, si Pastor na po yung magtidirect sa atin. Siya yung nasa Manubela. Okay, Pastor. Praise God. Let's start po. Siguro, sino pong gustong mag-volunteer, magbasa from 1 to 9? 1 to 4. Or 1 to 4, no? Verses 1 to 4. Si Aldrin po. Si Brother Aldrin. Okay. Okay po. Abraham was now old, getting on in years, and the Lord had blessed him in everything. Mm-hmm. Abraham said to his servant, the elder of his household who managed all he owned, place your hand under my thigh, and I will have you swear by the Lord, God of heaven and God of earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I live, but will go to my land and my family to take a wife for my son Isaac. Amen. So here we can see the ang nung pinag-aaralan ko po ito, napakarami kong nakitang letter C, no? So dito po ay makikita natin na the care of Abraham, no? Yung care niya patungkol sa kanyang anak na si Isaac, because Isaac is still single and it is about time to get married. So she's Abraham cares so much, no? Because the promise was given to him by God, and yet matanda na siya and is about to die, no? The next chapter makikita natin na lilipas na rin si Abraham. Kaya dito ay makikita natin yung the care of Abraham for his son Isaac. So sabi niya dito na Abraham was blessed by God in all aspects of his life. Makikita natin na sabi niya in everything, di ba? Sa verse 1. And yet makikita natin parang meron siyang isa pang kahilingan, no? At ito nga yung ang kanyang anak ay magkaroon ng mapapangasawa. Amen. Kaya yung mga single o yung mga nag-iisip ng single ay nag-iisip na single, talagang single. Ay ito po ay para sa mga future kung ikaw ay lalaki, future wife mo, sa mga babae naman ay future na asawang lalaki, no? So dito po ay makikita natin ang kagandahan nito. Okay. So tinawag niya yung kanyang servant. Ano ba yung servant sa Tagalog? Kanyang right-hand man. Right-hand man, no? Actually, dito po hindi naka sa chapter nito hindi nabanggit yung pangalan ng kanyang right-hand man, no?
Pero kung tutingnan nyo sa mga previous chapter, I believe chapter 17 or 19 or 17, na binanggit doon, yeah. Ang pangalan niya ay si Eliezer. Eliezer. Yun ang pangalan niya. Pero dito hindi nabanggit, hindi na-mention, no? So dito, they have a conversation, no? Abraham and Eliezer. Okay, sino pong gusto magkaroon ng ano dito, input? Na in their conversation that he asked the servant, his servant, no? Yung pinaka-eldest na servant niya na to swear before God, no? Parang nagte-take oath siya, no? Parang sa harapan ng Panginoon, sabi niya, you must take oath. Sabi niya, yung kanilang kostumbre, once they make a oath or yung make a promise, ilagay mo yung, I don't know if it's left or right hand, sa kanilang tagiliran ba or tie, no? Sa tie, Dad. Sa tie. Ano sabi niya ba dito? Okay. Ayan. Place your hand under your tie. Under my tie, sabi niya. Pero sa mga nabasa ko po na mga sinulat ng mga old rabbis o yung mga sa madras na tinatawag nila, yung pong oath na yan ay yun yung parang sa panahon na ito kapag tayo nagte-take oath, yung Bible naman, di ba? Kapag alimbawa yung presidente ng Amerika nung swear in siya, Bible lang ano niya. Makapal. Ang kanyang ginagamit. Pero dito, kapag nag-take oath sila, yung kamay nila, ilalagay nila sa tie ng master nila. Okay. At ang sinasabi po ron na, pero nakaka, ano po, medyo it's very embarrassing sa kanilang ano, kasi po yung covenant dito, yung promise, ang promise na binigay sa kanya ng Panginoon kay Adam is to bless him and to make his name great and to be a blessing to all nations at lalaganap ang kanyang lahi as number of stars, sabi niya. Kung ititingnan po natin yung pangako ng Panginoon. So yung promise na yon ay yung covenant na yon ay God made the sign to that promise or covenant by circumcision, di ba? Yun ang ano doon, yun ang ginawa ng Panginoon to affirm that covenant. Yung sign ay through the circumcision of. At dito po kung sa kanilang kultura o ito yung pag-take ng oath, sinasabi po ron na yung very embarrassing man eh. Yung paglagay daw ng kamay ay yung parang ipitin sa upuan o yung parang sinasabi niya doon yung loin, sabi niya na to put it under his loin. Gusto sabihin doon sa mga, excuse me po the word, yung sa bayag ng mga lalaki, no? Kasi yun po yung parang ano, yung sa kanilang paniwala, yung posterity, parang para yung maging mapagpala ka. So through that, yun ang ano nila, ang pananaw po doon. That they will be blessed. Okay, sino pong gustong magdagdag? Any insight sa binasa natin sa 1 to 4? Sir, medyo hawig din sa kultura natin. Ano? For example, OFW ka, nakatira ka halimbawa sa India or sa sabihin natin sa Russia na tipong halos kakaunti lang ang Filipino community. Tapos lumaki na yung anak mo doon. Kumbaga may desire siguro sa mga magulang na teka, umuwi ka sa Pilipinas para makapag-asawa ka. Di ba? Mm-hmm. May ganun. Medyo dito sa States pwede rin pero kasi madami namang Pinoy dito. Di ba? Siguro kung nasa tipong Montana ka or tipong nasa yung mga Vermont na state, yeah. Mga ganun, na konti lang ang Pinoy. Mm-hmm. Baka sabihin mo sa anak mo, pumunta ka na Los Angeles, madaming Pinoy doon. Parang ganun, no? Para makahanap ng mapapangasawa. Diba? Kasi parang we are, lalo na sa atin ng mga lalaki. Mm-hmm. Kasi napansin ko, ang mga Pilipina, na babaeng Pilipino, mas mataas yung percentage or mas into marrying sila other colors aside from Filipinos. Kumbaga, willing sila. Alam mo yun?
But tayo mga Pinoy na lalaki, maaaring magkaroon tayo ng girlfriend or relationship habang binata ka ng ibang color. Pero napansin ko lang sa mga Pinoy, pag-aasawa na ang pag-uusapan, we stick by with Filipinas. Mm-hmm. Diba? Napansin nyo ba yan na kakaunti yung Pinoy na lalaki, ang asawa, puti, itim, Latina, or ibang lahi, kumpara sa Pinay na ang asawa naman ay ibang lahi. Mm-hmm. Mas mataas yung percentage nila, di ba? So tayo, we prefer, tayong mga Pinoy, we prefer na Pilipina. In fact, ako hindi ko ma-imagine ang sarili ko na ang asawa ko ibang lahi. Honestly, to be honest, hindi ko siya ma-imagine na parang malamang hindi ako magagalit kasi mahirapan ako mag-English eh. Tatahimik na lang ako. So, tapos hindi kayo pagluluto ng sinigang, panay pizza, ihahain sa'yo, patay, papayat. Para hindi ka nosebleed, no, Pastor? Malamang papayat ako nun. Anyway, parang may hawig sa kultura natin. Yeah. Ay naman, gusto natin kasi parang, kailangan katoliko rin or kapwa mo Pinoy para magkaintindihan kayo, parang ganun. You go back to the Philippines, find a wife, no? Kung US citizen ka, nako eh, pabalita mo lang kay barangay captain, madami naman liligaw sa'yo dyan. So, kumbaga, ang tendency natin, we want to marry our own kind. So, ganun din sila. Pero sila naman, more of not only culturally, but also gusto nila na, within dun sa tribe na pinanggalingan nila. Parang ganun. So, kaya gusto mo pangasawa ni Abraham. Ayaw niya siguro yung mga locals doon, yung mga inabot nila na mga ites, di ba? Yung mga Canaanites na nandoon. Kasi maaring ang alam niyo naman yung pinagsimulan niya na problema na di ba yung sa Sodom and Gomorrah. So siguro loose ang moral. Kaya gusto niya yung katulad nila na mas maayos kumbaga. Mm. Thank you, Pastor. Yeah, tama po 'yun. 'Yun po yung yung nabanggit po ni Pastor na most likely na tayo gusto natin ay mapangasawa natin kagaya nga na kamukha ng kultura nila na as soon as possible kamukha mong kababayan natin o kapilipino mo ang mapapangasawa. Interesting. So, Pastor, interesting lang yung sinabi mo ilagay nila sa ilalim ng sa gitna ng kanilang hita. Sa Tagalog, ilagay mo yung kamay sa paggitna ng aking mga hita at manumpa ka. So pinapasumpa niya yung kanyang right-hand man. Huwag mong bibigyan ng asawa yung anak ko na taga dito. Dapat kumuha ka doon sa bayan namin. Ngayon, sa Land of Ur yun, di ba? Dito sila galing eh. So I thought before, ang interpretation ko dito kasi sabi dito matanda na noon si Abraham. So akala ko bedridden siya. So imbis na magpasumpa siya sa heart or sa ulo o whatever, ipatong yung kamay, siguro sabi ko baka sa hita na lang pinalagay kasi baka, alam mo yun, nakahiga kasi siguro siya. Pero na binanggit nyo na sa kultura nila, pinapalagay talaga sa hita yung kamay sa gitna para to make a promise, no? So that is something interesting lang na napansin ko. Kumbaga, added knowledge para sa akin. Thank you, Pastor. Okay. So ito po, 24. O any additional insight o gusto niyo pong lumipat na tayo? Okay. Si Sister Jasmine. Sister Jasmine. Asawa ni Prinsipe Aldrin. Yung wala na pansin. Aladdin Aldrin. Aladdin. Jasmine and Aldrin. All right. Sister Jasmine from verse 5 hanggang verse 9. The servant said to him, "Suppose the woman is unwilling to follow me to this land. Should I have your son go back to the land you came from?" Abraham answered him,
make sure that you don't take my son back there. The Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and from my native land, who spoke to me and swore to me, I will give this land to your offspring. He will send his angels before you, and you can take a wife for my son from there. If the woman is unwilling to follow you, then you are free from this oath to me. But don't let my son go back there. So the servant placed his hand under his master Abraham's thigh and swore an oath to him concerning this matter. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Interesting. Ang galing. Okay. Praise God, yeah. Paano daw pag di sumama, Pastor? So ito po, no? Ito, letter C na naman, ano? The servant's concern, no? Kaya yung pag-aaral ko po kanina eh, nalagyan ko ng lahat ng letter C. Mm-hmm. Dito po, meron pong concern yung servant, ano? Sabi niya, halimbawa, yung babae nga, o kung si Rebecca man, ano? Kung ayaw niyang sumama sa akin, sabi niya, isosoli ko ba o I have to bring back your son sa land of Ur kung saan ka pinanganak, sabi niya. So dito, sabi ni Abraham, right away, huwag, sabi niya. Kasi pinakita na ng Panginoon sa kanya yung pangako, no? Right away, sinagot niya na pinangakuan siya ng Panginoon na yung lugar ng kinatatayuan niya ngayon sa Kanaan, ayun ay pinangako ng Panginoon sa kanya. At siya'y pagpapalain doon at huwag nang bumalik o babalik pa doon sa land of Ur kung saan siya'y pinanganak, no? Kaya dito ay nakita natin na sabi niya, don't ever try that, no? Huwag mong gagawin yun, sabi niya. Kaya kung hindi man sumama o sasama siya, sabi niya, huwag kang mangamba, no? So huwag mong isipin 'yon kung ano man ang mangyayari, kumbaga. Pero inassure niya siya na he can make it. Kung paano naging tapat ang Panginoon kay Abraham, no? Sabi niya with assurance, sabi niya, the angel of the Lord will lead you there, no? So dito na makikita natin na the faith of Abraham, no? Sa tagal ng panahon ay nag-mature na talaga, no? Makikita natin. Meron na siyang consistency sa kanyang pananampalataya. Amen. Okay. Hindi na siya. So, sino pong gustong magdagdag po doon na another letter C sa concern? Do you have any concern? Dagdag niyo po dito sa yung right hand, sabi nga ni Pastor, yung right hand ni Abraham, meron po siyang alalahanin yung concern, no? Sa paghanap ng mapapangasawa ni Isaac or Isaac. Isaac, no? Okay? Pastor, bakit ang bigat ng bilin niya? Mm. Na huwag mong ibabalik doon si Isaac. Yeah. Kasi, diba, hindi si Isaac pinanganak na sa Canaan eh. Mm-hmm. Diba? So sa promise land na siya pinanganak. Pero sabi ng bilinan niya, okay. Sabi kasi nung servant, pag hindi po pumayag, pwede po bandalin ko si Isaac doon para siya ang kumuha. Mm. Sabi yes. ni Abraham. Sabi niya, aba hindi, no, sa verse 6 eh, no, Tagalog. Aba hindi, sabi niya ganoon. Huwag mong pupuntahin doon si Isaac. No, parang ang bigat nung ano eh, kasi exclamation point pa eh. Yes. Aba hindi, sabi niya ganoon. Huwag mong pupuntahin doon si Isaac. So, mabigat yung pagtutol niya, no? Yeah. So, tanungin natin siguro yung mga kasama natin. Bakit sa palagay niyo na ayaw niyang papupuntahin si Isaac doon? Bakit sa palagay niyo? Bakit wala bang green card si Isaac? Baka di lang makapag- kasi yung... yan, si Pastor James. Go ahead, Bishop. Bishop. Siguro iniisip ni Abraham kasi matanda na siya. Siyempre yung lupa na yung mapapamanan nga kay Isaac. Tapos kung babalik si Isaac doon, baka mapunta lang sa iba. Parang ganun ang nasa isip ko. Yeah, maganda yun. Magandang ano okay. Yun. That's good. Magandang observation yun. Yeah. To make sure na, alam yun, na yung maayos yung kanilang turnover ng wealth. Diba? Mamaya,
umalis si Isaac, eh, mapunta lang sa iba yung kayamanan ni Abraham. Nasa matay na si Abraham, di ba? Yeah, that's a good observation. How about the others? Pastor, baka i-ano, baka ambus din ng anak ni Hagar, si Isaac. Ano po? Baka ambusin. Ambusin. Ambush. Baka ambusin. Oh, baka ano, patayin ni Ismael. Along the way. Along the way si Isaac. Oh, pwede rin. Pwede. Pwede. Oh. Para mawala na sa daan niya at sana yung maging ano, ano, anak, tagapagmana ni Abraham. Ano? Uh-huh. Yeah, that's a good observation. Ano pa? Baka makakita ng iba. Baka makakita ng iba. Sino? Si Isaac. Si Isaac. Mainlap sa iba. Mainlap. Baka habang naglalakbay eh, kung sa mapunta, madaan ng Las Vegas. Tapos yeah. iba na isip niya. Na iba na. Yeah, possible, yeah. Saka pastor, yung mga saka na nights, eh, mga idolaters yun eh. Yes, exactly. Mm-hmm. Exactly. Yeah, hindi idolaters sila eh. Ayaw na ayaw ni Abraham. Pagan. Doon mapunta si ayaw na ayaw ni Abraham aalis si Isaac. Kasi gusto niyang, tama si James eh, gusto niyang panatiliin yung kanilang posisyon doon. Mm-hmm. Oh, plus hindi lang patungkol sa wealth, no? Kasi yun yung promise sa kanila ng Panginoon eh. Mm-hmm. Imagine yun, naglakbay siya mula sa land of Ur papunta sa promised land nang walang kasiguraduhan. Noong nakasettle na siya doon, pakakawalan niya ba yun? Mm-hmm. Di ba? Siyempre hindi. So gusto niya kunin yung asawa dalin doon para pag namatay siya, makikita niya proper yung turnover and then sila ay magpapatuloy nung pinramis ng Panginoon. Kasi nga meron kasing ano eh, meron kasing mangyayari na napakaganda na magmumula doon sa lahi nila. So pinoproteksyonan ni ano ni Abraham, no. Tama 'yung sinabi ni Pastor Bert na kumbaga napakalaki. Kung mapapansin niyo simula nung Genesis 12, napakalaki ng pagbabago ni Abraham. Hmm. Napaka wise niya na ngayon, napaka pasensyoso niya, napaka ganda ng pakikitungo niya, napaka selfless niya, 'di ba? At saka kita niya siguradong-sigurado siya na sasama yung babae. 'Di ba? Tapos sabi niya, "Okay, kung di sumama, inire-release na kita." Sabi niya, "Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin," sabi niya sa verse 8. "Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Inulit niya na naman, "Huwag mong papupuntahin doon." Di ba? Kumbaga, gusto niya kasi yung certainty ng kanyang lahi, diretso. Maayos yung turnover. Baga, ayaw niyang masira yung pangako ng Diyos. Ayaw niyang madiskaril. Dahil alam niya, through Isaac, doon. No, kumbaga nandoon yung ano, nandoon yung promise. Yeah. Pero sabi nyo nga eh, madaming kaaway ang Israel hanggang ngayon. Mm-hmm. Kaaway yung Isaac Ishmael na sinimulan noon. Maaring may punto rin 'yon na sinasabi ni Tita Lenden na along the way it could be a dangerous pathway for Isaac. Mm-hmm. Totoo rin 'yon, posible rin 'yon. Yeah, possible. So, yeah. That's very possible. And thank you, Pastor. Okay. Next. Verse 10 hanggang 11. Si Sister LV po. Sister LV, 10 to 11. Okay, the servant took 10 of his master's camels and with all kinds of his master's goods in hand. He went to Aram Naharaim, to Nahor's town. At evening, the time when women came up, when women went out to draw water, he made camels kneel beside a well outside the town. Mm-hmm. Pastor, napansin ko lang noong last Friday, kung natatandaan nyo, pinag-usapan natin patungkol lahat yun sa ano eh, Sarah's burial, inamatay si Sarah, di ba? Tapos doon sa last part, binanggit na si Nahor. Wala namang kinalaman doon sa pagkamatay ni Sarah. Yeah. Diba? Yung pagkabanggit kay Nahor na kapatid ni Abraham,
eh, ito na yung connection. Kasi, yeah. Kay Nahor, tingnan niya, babalikan ko lang yung ano, yung, kasi di ba parang walang kinalaman yung verse na to. Tingnan niyo, 23, ha? Balik tayo sa 23. Tingnan niyo lang. So, pag tingnan niyo yung 23, binasa natin yan, di ba? The entire time, all about Sarah's burial. Di ba? Pagdating dito sa baba, ito, oh. Sorry, ah. Pagdating dito sa baba, uy, nawala. Dali, dali. 22 yun, Pastor. Ah, 22. Sorry. 22. Chapter 22, verse 20. Sorry, 22 pala. Ito. Sacrifice pala ni Isaac. Di ba? So, patungkol dun sa sacrifice ni Isaac, binabasa natin. Tapos pagdating dito sa 20, Rebecca's family, pinag-usapan na si Nahor. Di ba? Kasi nga, preparation to doon sa magiging asawa ni Isaac. Ayan. So, kumbaga minsan ganun yung Bible eh. Parang, teka, kwento to ni Isaac. Bakit napunta si Nahor? Sino si Nahor? Di ba? Parang ganun. Di ba? So, yun yung ano, yun lang yung connection. Ito, dito na lumabas. Pero yung from ano pa, 22 sa 24 lumabas. No? So, yun. Balikan lang natin. Yan, dito sa 24. So, pinapunta na siya doon kay Nahor. Ayan, mapapansin niyo dito, sinabi dito, mukhang madaming dala-dala, no, Pastor Bert? 10 kamelyo. All kinds of masters, good in hand. No? At pumunta siya nga sa Nahor's town. Ayan. At nung gabi, kailan na magdo-draw out na ng water yung mga babae. No, he made the camels kneel beside a well outside the town. Oo. So ituloy natin yung kwento, no. Kasi pag gabi kasi malamig na eh. Doon na yung pagkatapos mo isuga yung camel, paiinumin na, no, gabi na, kumbaga. Sige. Tita Amy. Tita Fe. Tita Fe Dumok. Tita Fe Dumok. Verse 12 to 14. Okay. Lord, God of my master Abraham, he prayed, make this happen for me today. And show kindness to my master Abraham. I am standing here at the spring where the daughters of the men of the town are coming out to draw water. Excuse me. Let the girl to whom I say, please lower your water jug so that I may drink. And who responds, drink, and I'll water your camels also. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. By this, I will know that you have shown kindness to my master. Oh. Pastor Bert, thank you, Tita Fea. Pastor Bert, nag-uusap dito si servant at saka si Lord. So, nagpipray siya. So, wala siyang kausap na tao, ha? Ang kausap niya dito, Lord. So, kumbaga sa loto, mababa yung percentage sa tatamaan niya to na may mag-aalok sa kanya. Di ba? Sige, go ahead, Pastor Bert. Ano masasabi niya? Nakamute kayo, Pastor. Nakamute. So from this na verses that we have just read, ano, we can see here that the servant is communing with God, no? So mababanag po natin na dito na ang servant na ito ay siya rin ay naintindihan ni Abraham, no? Kasi matagal na siyang sama-sama kay Abraham,
sa kanyang pamilya. Na-influence. Actually, si Eliezer, yung servant na ito, he came from Damascus. I believe nung pababa na siguro, along the way sa journey, si Abraham, nabili niya si Eliezer sa Damascus. Kung babasahin nyo, Eliezer is from Damascus. I believe for so long nakasama niya, na-influensya na siya ni Abraham. Nakita niya yung buhay ni Abraham, ano yung kanyang mga ritual na ginagawa, ano ang kanyang mga pang-araw-araw, no? So makikita natin na this family or the family of Abraham, kung yung kanyang religion, masasabi man natin, has a big influence sa servant niyang si Eliezer. O wala siyang binabanggit na ano dito pangalan. So here we can see that he prayed to God, no? He communed, no? Letter C na naman. He communed to God in verses, ano ba yun? 12? Verses, dali na ba? Yeah. Hindi na 12 to 14. 12 to 14, no? 12 to 14, yeah. And ang kagandaan din dito ay makikita natin yung ano, yung what we can see to this servant of Abraham, no? Ano ba yung attitude na makikita ninyo dito sa kanya? Pareho ng attitude ni Abraham. Na? Nahawa na siya, Pastor. Nahawa na siya. So, dependence on God. So dito ay makikita natin na he is prayerful, no? Believer din, Pastor. He's a believer, possible, no? He's a worshiper, kung titingnan natin. He worship. Yeah. No? Kasi malaking impact, Pastor, na believer ka. Tapos, ba, meron kang kumpanya. Kasi ewan kung familiar kayo doon sa ano, sa The Old Spaghetti House, no, sa Pilipinas. Naging kliyente ko kasi 'yun sa training, no. At pati yung Sunrise Tagaytay Sunrise Hotel, Subic Villa sa may sa Subic, naging kliyente ko rin 'yun. So dalawang may-ari ng malalaking negosyo. Naging Christian. No, naging Christian. And nagkaroon kami ng Bible study doon sa kanilang mga kumpanya. At marami din naging Christian. Kasi may factor ka eh. Ikaw yung boss eh. Ikaw yung may-ari. Contagious ka eh. Makikita nila sa buhay mo. Yeah, may influence. Yeah. May influence ka eh. So sabi nga ng Biblia, we are called to be head, not the tails. So tagapanguna. Ganun si Abraham eh. So itong mga tao niya, hindi niya lang tao na sumusunod sa kanya, eh naniniwala rin sa kanya at naniniwala rin sa Diyos niya. So makikita niyo dito na believer na believer eh, dahil nagpe-pray eh. Kinakausap niya ang Panginoon at saka yung mga sinyales na hinihingi niya, mas maganda pang tumama ka ng loto kaysa tamaan mo to eh. Dahil mahirap 'yun, ang dami babae doon eh. Tsaka sinong lalapit sa iyo? Sabi niya, "Please lower your water jug so that I may drink." And who responds? "Drink and I'll water your camels also." So pwedeng may magpainom sa iyo na babae. 'Di ba? E paano kung lalaki magpainom sa iyo? Hindi na yung ba mapapangasawa ni Isaac, hindi naman, 'di ba? Yeah. Oh, eh yung probability ang baba. Lalaki niya gusto. So pinababaan niya pa muna, probability, lalaki ba o babae ang pwede magpainom sa iyo. Pangalawa, pwede may magpainom sa iyo pero pwedeng walang magsabi na drink and I'll water your camels also. Uminom ka at painumin ko rin yung ano mo, yung mga kamelyo mo. So okay. Alam niyan, very specific yung kanyang sinabi sa Panginoon. Yeah. So mapapansin mo yung faith. Yes. Diba? May faith siya eh, na ito Lord, pang nangyari, ikaw ang gumawa. Kumbaga, hindi ako to, hindi akong namili para kay Master Isaac. Kumbaga, sinunod ko lang specifically yung sinabi ni Abraham na sinabi mo rin sa kanya, ngayon, nag-ipag-deal ako sa'yo, tulungan mo ko para ma-identify ko ng tama. Eto, masyadong mababa yung probability. Pero pag kami tumugon dito, yun na yun. So mapapansin nyo, may faith yung ano, yung servant. Thank you, Pastor.
Question. Pastor Bert, ano yung letter C dito? Communion with God. Commune. Commune. Yeah. Okay. Pastor, may question. Yung healing no servant kay Lord, pag kasi tayo gusto rin natin, mahilig din tayong sign. Umihingi siya ng sign eh. Yeah. Pero ngayong panahon na to, yung sign na yon hindi na siya ganun ka-effective. Diba? Depende po sa motibo ng puso eh. Yeah, depende sa motibo. I think it is still the same. No, alimbawa nung namatay na si Judas, mapapansin nyo nung hiniling nila kung sino yung papalit pang 12 apostol. Mm-hmm. So di ba nag-flip sila ng coin? Di ba? So ngayon, kung mag-flip ka ng coin, Lord, pupunta ba ako sa Las Vegas o hindi? Tao o ibon? So depende sa motive mo. Yeah. Di ba? Ewan ko, naalala nyo, may kinuwento ko, meron ako nakilala nga nung bago akong Christian. Sabi niya, magkakaroon siya ng girlfriend sa church namin. At yung unang papasok doon sa may pintuan ng simbahan namin, yun daw ang mapapangasawa niya. O, di ang pumasok, 50-year-old na, matandang dalaga. O, matandang dalaga. O, tapos ang sabi niya, hindi pala. So, alam mo yun, kumbaga, depende sa motibo ng puso eh. Yeah, kumbaga, kung, depends, yeah. Okay. Kasi yung sa president, di ba natin, pag nag-ano tayo, pag kami election, nagpa-pray tayo, di ba, na ilagay ang taong, tamang tao. Opo. Yeah. Pwede ka kasing, yeah, katulad nun, pwede mong i-elect yung tamang tao. Pero may tandaan nyo, merong free will ang bawat 100 million na Pilipino. I mean, okay, dito sa US, 300 million na Amerikano, may free will sila na pwede silang sumunod sa Panginoon o hindi. Yeah. Baga, ikaw, pwede ka manalangin at ituro sa inyo ng Panginoon kung sino dapat iboto. Pero, may tyranny of numbers eh. Kasi yun. Dita. Ano po, nakita ko po yung servant is selfless po siya. Hindi po siya nanalangin ng para sa kanya, pero yung master ang pinanalangin niya dito. Mm-hmm. Tsaka tita, hindi siya nanalangin para matapos na lang yung trabaho. Yeah. Mm-hmm. Di ba usually ganun? Para matapos yung trabaho, mamimili na lang ako dito kung sino maganda para maiuwi ko sa ano, di ba? Pero he prayed po talaga. Pastor. Apo. Sa ngayon, kung i-apply natin ngayon to, madali na lang kasi background check na lang eh. Yeah, madali na. Gano'n na kadali ngayon. Google mo lang ay nandyan na. Oo nga, makikita mo na. May kaso ba yun? Ano? Hindi na parang ano nga, kung titignan mo, ngayon madali na noon, talagang faith talaga. Yeah, it takes faith. Yung power talaga ang makikita mo. Dito, power of the computer na eh. Yeah. At saka nga yung probability, ibinababa niya pa ng binababa. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, mas mahirap tamaan. Diba? Yeah. Sabi niya, yung lalapit sa akin, una, may probability ka agad yun. Pwede lumapit sa kanya, lalaki o babae. Diba? Pangalawa, yung magpapainom. Oh. Yeah. Pwede naman yung isa, hindi siya painumin yung kamelyo niya. Diba? Or totally, wala magpainom ng kamelyo niya. Yeah, so, binabayan yung probability kasi nga, naniniwala sa Panginoon na, Lord, isi-zero down mo to dito. No? Yeah. Ang tanong, can it still work up to this time? Yes, it's possible. Possible. It's possible. Pero nga, dahil sa kagandahan ng teknolohiya ngayon, mas madali nang ma-identify ang tao. Diba? Mas madali nang i-check. Diba? Na for example, may nag-a-apply sa atin. Madali nating malaman kung saan siya galing, 'di ba? Anong background niya? 'Di ba? Ba, may bagong pastor nag-a-apply sa atin. Oh, madali nating makikilala kung sino siya. Facebook pa lang mararamdaman mo na 'yung tao eh, 'di ba? Pansin niyo ba 'yan? 'Di ba minsan may nagpapa-add sa inyo sa Facebook?
Tapos susubukan mo tingnan yung profile niya. O pag nakita mo na walang picture, tapos walang friends, tapos eh puro farm bill yung ginagawa niya. Hindi mo hindi mina-add, 'di ba? Parang ganun. So, parang ano, kumbaga, matatansya mo eh, matatansya mo. Go ahead, Pastor. Amen. Okay. So, wala na pong idadagdag doon. So, the attitude of the servant is in his prayer is he prays specifically and he pray for a sign and selfless. Yung sabi nga ni Sister Elbly. So, talagang at yun, he seek, no? He seek really God's guidance. Yan ang pinakamahalaga. Yeah. Yan. Okay. Hindi siya bida-bida. Yeah. Ayan. Verse, si Sister Amy. Amy. Sister Amy. Verse 15. 15 to 17. Yeah. Okay. Before he had finished speaking, there was Rebecca, daughter of Bethuel, son of Milcah, the wife of Abraham's brother Nahor, coming with a jug on her shoulder. Now the girl was very beautiful, a virgin. No one had been intimate with her. She went to the spring, filled her jug, and came up. Then the servant ran to meet her and said, "Please let me have a little water from your jug." Okay. So dito po yung makikita natin na nag-cross path na po, ano? The crossing path of the servant and Rebecca. Sir, eh, ano muna, icebreaker muna tayo. Okay. Tanungin natin sila, paano niya nakilala? Maikli lang, ha? mga dalawang sentences lang. Paano niya nakilala yung asawa niyo? Yan. Okay. Diba? O, simula tayo kay Profesora. Profesor. Kasi medyo ano na to eh, love story na to eh. Sorry. Nakamute ata si Professor. Dapat. Tita Pe, unmute, mag-unmute po kayo. Nakamute pa ata. Tita Pe. Okay. Okay. Yeah, okay. That's, eh, yun po, yan. Naririnig na. Two sentences, tita. Paano yung nakilala si Mr. Dumok? Yung sa simbahan po, oh, sa Young People's Department. Doon kami nagkita sa church. Choir members kami. Tapos leaders din kami sa youth. So doon sa church kami nagkakilala. Sa lumang simbahan. Doon sa nagtagpo at nagsumpaan. UCCP. Church of Christ in the Philippines. Ganon. Kasi wala pa yung ibang simbahan. Oh, yeah. Praise Pero God. Malaking church din yun sa Davao City. Very sino unahon lumapit? Kayo o siya? Ay, hindi po. Siya una lumapit o kayo? Sino nagpakilala? Siya po. Yeah. Kasi wala namang masama doon kung lalapit yung babae, papakilala. Di ba? Hindi. Kaya sabi niya, yun daw ang nagustuhan niya sa akin. Hey. Reserve daw ako. Wow. Kinilig po si Mr. O ano? Ayan. O, tanungin naman natin si ano? Si Pastor Bong. Pastor Bong. Pastor Bong, eh, paano ba nakilala si Sister Terry? Paano ka ba pinikot? Kwento mo nga sa amin. Ay, kinigata si Sister Terry. Grabe. Sa trabaho, Pastor. Sa trabaho. Sa trabaho. Sa trabaho, yeah. Anong department si Tita? Okay. Saan nga ba yun? Yes. Material testing. Sa kung kami. Nawasa, Pastor. Sa Nawasa. Sa Balara. Pero sa field ang pan mostly trabaho namin. Nawasa. Water. Introduced kami nung mga kaibigan.
Doon na nagsimula, Pastor. Sino unang nagpakilala, Pastor? Sino nga ba, Mami? Pastor, ang mga kaibigan namin nagkuhan eh. Diyo sa amin eh. Blind date. Parang blind date. Yung nag-Paris kayo. Office. Ako, office mate. Yeah. Ka-office mate. Ganun, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor Bong. Yan. Tanungin natin si Tita Len din. Paano niya nakilala yung kanyang late husband? Oh, in-introduce po kami ng friend ko. Tapos nag-date na kayo. Ay, hindi. Sa Arizona siya. Mm-hmm. Dito ko sa LA. Ah, long distance. Ah, layo pala niya. Facebook. Nag-Facebook, nag-Messenger. Oo. Tapos pinuntahan ka na sa LA. Pinuntahan ako sa LA. Oh. Unang kita, nag-offer na siya ng marriage. Wow! Hindi sa... ano, walang sinayang na sandali, ah. Yeah. Thank you, Tita Len. Okay, si Sister Darren naman, tsaka si okay, Brother Noel. Paano naman nagtagpo? Sister Darren. Hello po. Nagkakilala kami ni Noel sa ano, sa Christian Filipino site. Wow. Kasi since I'm looking talaga for a Christian guy. Although may mga young people naman nung time na yun, pero hindi talaga. Pero parang ano lang, kapatid lang talaga yung touring ko dun sa kanila. Parang ganun. Kaya, pero matagal na ako nag-register din kasi dun eh. Parang bigal lang siya nag-pop up dun sa email ko. Parang na-curious ako. Try ko nga to, ano, ng kilalanin. Tapos yun po, yung una ko tinanong sa kanya, are you a Christian? Yun po, tapos unti-unti na nagkakilala. Yun. Yun. Dito, saan na siya, di ba? Sa LA na siya nag-church na, di ba? Opo. So, pinagpala si Brother Noel. Thank you, Sister Darren. Okay. Buti nila sumagutan. Tita Pepot. Tita Pepot. Nakamute kayo. Ayan. Penpal, Pastor. Bagong-bago yan, penpal. Penpal. Bagong-bago yan, penpal. Yung kumpare ko sa Saudi, roommate niya. Tapos pinakilala. Pinakita niya yung picture ko doon, Kevin. Tapos sumulat-sulat na. 1 year kami nagsulatan. Nung first time kami nag-meet, December. January, kinasal kami. Wow! Ganun kabilis. Talaga. Sabi niya kasi, Pastor, hindi daw siya babalik sa Saudi nang hindi siya kasal. Oh, ba talaga? Oo. Pero, Pastor, nag-pray kami, no? Nung pala bago siya umuwi, nag-pray daw sila doon sa piece of paper. Sabi niya, ako na nga daw mapangasawa niya, ganyan. Ako naman, Pastor, humingi ako ng sign. Mm-hmm. Eh, baka lumalabas ka na sa kalendaryo, ganun, kaya mabilis. Anong sign, tita? Yung kamelyo ba ni Brother Ben eh magpapainom na to? Hindi, Pastor. Nasa Saudi siya. Matagal ko din sa pinag-pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Sabi ko, bigyan mo ako ng, kasi hindi ako nakakakita ng mga roses na yellow. Sabi ko, Lord, kung bigyan mo ako ng sign, gusto ko makakita ng roses na yellow. Sabi ko ganyan. Tapos nagpadala siya sa akin ng card. Ang design po, yellow roses. Wow. Tapos nakalagay sa card, you bury me. Pagkat eh, hindi na ako iniwanan. Yun. Na. Ayos na. So sabihin, nabighani. Pero dalawang beses kami kasi, Pastor, dalawang beses kami kinasal. Isa sa Christian, tsaka isa sa Catholic. Kasi sabi ko sa kanya na ayaw ng father ko na Christian, pero ang totoo, ako lang yung may ayaw kasi yung mga office mate ko, lahat sila against kasi bakit daw ako magpapakonvert. So, sabi ko gusto ko Catholic, para lang wala silang, para pa kasi napipressure ako. Yun. Yeah. Kaya kinasal kami sa Ellenwood. And then, pero yung sa Catholic Church, kami lang at saka yung mga tito ko, family lang. All right. Thank you, Tita Pepot.
Very interesting. Ang mananatong love story, papadala sa maalaala mo kaya. Yeah. Tita Gardy, paano mo naman nakilala si Pastor Ray? Sir, plano siguro. Oh, si Ray, ano yan? Hot shot yan siya. Hot shot? Hot shot yan yung araw. Heartthrob. Heartthrob. Si ano? Yeah. Tom Cruise. Crush ng bayan yan. Kilabot ng kolehiyala. And then high school kami eh. High school ko siya boyfriend. Oh, ito kami ng high school. First year ako, fourth year na siya. Ah. Wow. Yan. 3 years yung inyong ano. 3 years siyang senior. Sino na nagpakilala? Kasi heartthrob siya eh. Hindi kasi nung sa siya kasi yung president ng student body, tapos siya rin yung tapos kami mga officer pag nag-meeting sa di ba sa student body, tapos syempre magkakilala na. Tapos marami siyang ano, siya rin yung battalion commander, yung mga yun, tapos basta ano siya leader. Kami sa school kaya yung mga babae, yung mga kaklas niya nagalit sa akin. Kasi bakit ako akong pinili ni Ray? Parang, sino ba itong babae ito bagong salta dito sa eskwela? Tapos ito na nga. First year ka pa ng bagong ka? Apat na taon namin itong inalagaan. Pinagdasal ko na siya eh. Sabi ko, Lord, gusto ko itong lalaking to. Wait, ano na? Sakit. Kung ano, maging, kung sana, siya nang maging asawa ko, gano'n. Ah, talaga? Oo. Specific. Oo, hiningi ko na siya. Thank you, Tita Girlie. Kaya, punta naman tayo sa, ano, Santillan family. Santillan. Oh. Si Conrad ang pasagutin nyo. Conrad, paano ka ba niligawan? Sa madilim na lugar. May kasamang inuman. Kasamang inuman. Yes, sa inuman ko siya nakilala. Ano ba ko ito? Hindi, ikaw na. Okay. Sa ano, sa isang gathering. Gathering. Mm-mm. Tita Amy, kayo? Hi. Sa mo ba pinikot si Brother Al? Saan mo ba siya sinagot? Kasama naman sa trabaho. Ah, trabaho din. Banko Filipino. Mm-hmm. Oh, subok na matibay. Subok na matatag. Subok na matibay. Oo nga. Pero din. Tapos nagsarado. Nagsarado. Nasa ano, sa operations ah. Bookkeeper siya sa cash department. Tapos ako bookkeeper naman ako sa accounting sa taas. Ngayon kayo pala ng bookkeeper. Yeah. Thank you, okay. Tita. Yung Anastasio, paano naman nagkakilala? Niyat. Testimony po, Pastor, si ano, si Yasmin. Ano pa, Pastor? Totoo talaga yung sign, yung katad kay Sister Pepet po. Mm-hmm. Ano kasi, nagpipray ako lagi. Catholic pa lang po ako nito, nagpipray ako. Sabi ko, may magbigay lang sa akin ng white flower. Yun na yun. Wow. Mm-hmm. Hindi pag naman yung pinapahid na white flower. Yung sa matanda yung white flower. Para sa masakit sa ulo. Patagal ng hilo. Tapos yung pagkakilala po namin, through text lang po. Text po yun. Tapos nung diadalo niya ako sa Bataan pa kasi ako nag-work, tapos siya sa Manila. Whoa. Yun, ay dala po siyang bulaklak nun. Tapos ito na talaga siya. Puti. Pero hindi ko po sa kanya sinasabi yun kasi ano pa lang po, parang sinabi ko lang kay, parang Lord, ito na po pala talaga yun. Wish pa lang. Tapos nung nagkatuloy na po kami, sa ako pa lang po sa kanya sinabi. Late ko na po sa kanya sinabi. Wow. Totoo ang sign. Signs are ano po, still applicable. Totoo ang camel. Ang sign ng camel, totoo.
Ayan. O si ano naman, si Bishop James, paano mo naman nakilala yung ano mga nanay ni Ron at saka ni CJ? Mukha sa office. Sa trabaho. Sa trabaho. Accounting kasi siya sa ano sa landline. Ako naman accounting sa mobile. So tama-tama, magtapos na ano ko sa ganda-ganda ng boses niya, ang sweet-sweet niya. Wow. Pero nung nag-asawa kami, nako, iba pala tumagali. Punuan kaya ako. Tumagali. Hindi ko naman ibalik eh. Yeah. Parang alam mo, parang na-imagine ko, Brother Jane. Si CJ, kamukha mo. Na-imagine ko kamukha ng misis mo, si Tyron. Diba? Nagulat nila ako yung sinabi niya sa akin na ano na, ano ba, pakasa, ano ba, seryos ako ba sa akin? Kung hindi, eh, huwag natin ituloy. Nagulat lang ako, napakaon na rin ako. Ganun. Ganun siya ka, ano, naka-bright siya, super bright siya, kaya nakakaan siya. Wala namang shotgun. Wala naman. Yan, at attracted ka sa mga matatalino. Ah. Wow. Oh, yeah, last but not the least, si Pastor Bert, ah, si Sister Gert, ay, Sister Gert, oh. Sister, ano, Sister Elvie. Sister Elvie, magano, magkwento. Ano po, in-introduce po siya sa akin ng friend niya sa choir din sa church. Nangailangan po kami ng days. So, bigla siyang dumating. Eh, siya pala yung na-meet ko sa, ano, sa, nakasakay ko sa jeep. Kasi, di ba, nag-jeep lang po kami noon. Papuntang church. Nakasakay ko po siya. Eh, nung time po na yun, sinabi po, nagpa-pray po ako ng mapapangasawa ko. Nagpa-pray po ako ng boyfriend pala, actually, boyfriend, na hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano yung pinagpa-pray ko. Gusto ko maging Kristiyano bago ko siya. Pero, ang sinabi sa akin ng Panginoon, because I was, ano po, nung sa ministry, sabi niya, yung lalaking yon na nandun sa sulok ng, nakaupo dun sa sulok ng jeep, yun ang magiging part siya ng buhay mo. Yun po yung sa heart ko. So, nung nakita ko nga siya, nung nakita ko nga siya na parating siya habang magpa-practice kami sa church, nakita ko siya dumarating. Ala, ito yung nakasakay ko. Ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Sabi ko, I didn't tell him po yun. Hanggang naging boyfriend ko siya, doon ko lang sinabi sa kanya. Wow. Tapos nun, ando na. No, nagsisisi ka ngayon. Bakit ba hindi ako nag-taxi nung araw na yun? Sabi ko. Siya pala yun. Eh paano? Ako lang mag-isa nakasakay yata doon. Hindi, madami nakasakay. Papunta lahat sa church. Marami ba? Okay. Papunta lahat sa church. Well, I still remember that kasi pag sumasakay ako, nasa hulihan eh. Nasa harapan yun ang ugali ko. At may dala siyang kapote at payong. Hindi po siya mababasa sa ulan kahit anong oras. Kahit walang ulan, kahit na maaraw, may dalang payong at kapote yan. Huli na ako. Ay, totoo pa rin pala yung mga ano, kasi halos sa binanggit nyo sa lahat eh. Totoo pa rin pala yung humihingi kayo ng guidance sa Lord. Yes. Diba? Kasi lumalabas, parehas lang naman halos yung kay Isaac eh. Di ba? Kasi sinizero in mo eh. Di ba? Kumbaga, madami naman pwedeng along the way dumating. Pero inadya ka talaga ng Diyos sa asawa mo ngayon. Diba? O, ayan. Balikan natin hati yung kwento ni... Maganda tong kwento ni Isaac na to. Ah. Pero, Pastor, sabi niya dito, sa verse 16, ito yung babae na ano... Tingnan natin sa Tagalog. Maganda yung Tagalog nito. Eh. Tingnan natin yung verse 16 ng Tagalog. Sabi niya dito, siya ay dalaga pa at napakaganda. Yun. Lumusong siya sa kinaroona ng balon, pinuno ang kanyang banga at umahon, sumalubong agad ang alipin at sinabi, maaari bang makiinom? No? Sa English, ang sabi niya, now the girl was very beautiful
A virgin. It was specific sa English. A virgin. No man had been intimate with her. She went down to the spring, filled her jug, and came up. Then the servant ran to meet her and said, "Please, let me have a little water from your jug." Ngayon, sa puntong to, Pastor, pwede nang tumanggi si Rebecca. Yeah. Pwede sabihin ni Rebecca, ang bigat kaya nito, ikaw kumuha ng sarili mong tubig mo. Pwede nang magsungit si Rebecca niyan eh. Yeah. Diba? Pero very specific, di ba? Yeah. She's so very gracious. Yeah. Tsaka, Pastor, tugman-tugma to doon sa ano, pinapahanap ni ano, ni Abraham, di ba? Yeah. Oh, maganda na, virgin, baga walang karanasan sa ibang lalaki, tapos mukhang mabait. Dahil ano eh, tingnan natin paano nag-reply si Rebecca, Pastor, verses 18 to 21. Yeah. Po, Pastor, ano, bago natin basahin. Ah, sige po, go ahead po. Meron lang po akong dadagdag dito. Mostly sa biblical times or stories, we can see na yung well ay tagpuan ng ano ng mga no, si Moses at saka si Sipora sa ano? Saka si Rebecca si ito si Abraham? No. Si Jesus din saka yung ano yun, yeah. Woman in the well. Yeah. Jacob and Rachel. Yeah, yeah. Oh. Meron pong kwento diyan sa mga balon. Kasi I myself, I experienced na nung nasa Africa po ako, na the first time that on my first day na umagang yon, we tried to visit a balon, no? Naglakad kami at nakakita ko ng balon. At nakita ko napakaraming babae doon. At I don't know why. At umiigib sila at mayroong mga bantay na lalaki. So doon, yung babae, umiigib siya at binigay sa akin yung tubig. Pero yung tubig, napakalabo na murky water, no? Kasi yung mga balon, eh, ang kulay ng tubig, eh, talagang parang clay. Delikado yung Pastor. Yeah, in a way, umayaw ako na sabi ko, thank you, na hindi ko ininom. Patapos pala, yung mga nagbabantay doon, mayroon mga silang mga gulok. Bawat lalaki may gulok. Buti na lang sabi nung kasama ko, hindi mo tinanggap. Na nung pag-uwi namin, hindi mo kinuha yung tubig na inalok sa'yo. Kundi sabi niya, iuwi mo yung babae niyo, sabi niya. Delikado. Yung pala yung custom. Parang ano nga, parang may katotohanan na the meeting at the well, sometimes women, they are looking for men. Yun ang ano nila. Sa Africa yun, ha, nung napunta ako. So hindi po malayo yung Africa. Sinasabi mo, Pastor, ang kustombre nila sa Africa, pag inalok ka ng tubig. Tapos tinanggap mo, ibig sabihin may gusto ka dun sa babae. Tinanggap mo rin siya. Tapos kaya may gulok tong mga lalaki, parang pikot na yon, parang ganun. Yeah. Ako po, delikado pa. Uwi ng buhay noon. No. Kapag asawa ka pala sana ng ano, African. Ano. Africano. Well, okay. Praise God. So dito po, sa verse 18, yung binasa, sino nang wala pa, no? Si, ano po, si, sino ba yung huling bumasa kanina? Si Bishop James ba? Yeah. Si Sister Girlie. Sister Girlie po. Nakamute po kayo, tita. Okay. She replied, "Drink, my lord." She quickly lowered her jug to her hand and gave him a drink. When she had finished giving him a drink, she said, "I'll also draw water for your camels until they have had enough to drink." She quickly emptied her jug into the trough and hurried to the well again to draw water. She drew water for all his camels while the man silently watched her to see whether or not the Lord had made his journey a success. Wow. So another scene na naman po ito, ano? Mm-hmm. We can see here na yung iniintay niya yung confirmation. Mm-hmm. Yeah.
you will see the confirmation. So yung sa verse 21, naghihintay po siya doon, no? He is watching silently, no? Peacefully, if that his prayer will be confirmed, no? Kung ito ay matama yung panalangin sa panalangin niya. So sabi niya doon, he replied, drink my Lord quickly, no? Talagang very ano siya. Actually, yung mga ibang babae noon, they will lower their veil, no? And then they will shy away. Pero siya, in-entertain niya si, sino ba? Si the servant, no? Yung servant, si Eliezer. And graciously, no? Ito yung attitude na makikita natin kay Rebecca. She was so grateful and gracious na generous siya, no? Hindi lang yung si servant. Hospitable. Yung, yeah. Yeah, hospitable. Hindi lang yung servant ang binigyan niya. Pito yung mga di ba ka camel, no? Yung mga camel ni servant na dala-dala niya. Sir, na-curious lang ako, ginugil ko. Ito, mababasa nyo. Ginugil ko, how many gallons of water do camel? Oh, yeah. Yeah. 10 gallons, yeah. Ito, nakalagay how many? Ito, no? They drink large amount of water, 20 gallons at yeah, 20 time. Gallons. Yeah. At can you imagine that? The water is, pastor. Yeah, the water is stored in the animal's bloodstream. So, ibig sabihin, hindi to makukuha ng isang salo. Yeah. Eh, hindi ito ano ha, hindi to gripo ha. Yeah. Oh. Nagpapasilan timba sa well. Yeah. Tapos para mapainom mo yung camel na ni Elizar 20 gallons hindi pa gallons. Teka hindi pa siya ano no busog. O balikan natin ilang camel sandalan ni Dennis. 10 200 gallons. Eh mas lalo ng probability maaring may lumapit na babae na magpainom pero hindi naman paiinumin yung 10 camels 20 gallon na isang camel. So it's very interesting, Pastor. Kaya sabi ko may humor dito eh. Mm. Can you see that na matatawa ka talaga or mamamangha ka? Can you imagine na a woman can carry how many gallons, no? Gusto sabihin malakas itong si ano si Rebecca. Rebecca, no? Mm. Kaya kung lalaban itong servant na ito na si ano, talagang babagsak siya kung isang ano lang, isang suntok ni ako po nakikita ko dito kasi pwede ka kasing maging mabait. Alam mo 'yon. Oh, inom ka. Bigay ka ng isang basong tubig. Yeah. Pero yung sobrang pasensyoso at mabait. Alam mo 'yon ba, may nasiraan diyan sa LA. Tapos nakita natin uhaw na uhaw. Tapos umuusok yung kanyang radiator. 'Di ba? Parang pwede natin bigyan ng tubig. Pero sasabihin natin na kailangan mo ba ng tubig? Kuha ka ng tubig dito sa gripo para malagyan yung tubig yung radiator mo. Kumbaga, bihirang-bihira na yung ikaw pa yung kukuha, tapos tutulungan mo pa siya. Ano, bihirang-bihira na yun. Yeah. Kasi nagmagandang loob ka na eh. Ayan naman yung well, kuha ka na. Di ba? So, pero siya hindi. Siya yung gumawa. Mm-hmm. Kaya pala, the man silently watched her. Yeah. Hindi siya tinulungan. Hindi, Pastor, hindi kaya dahil nasa age na si... Sino yung babae? Rebecca. Si Rebecca na ang intention na rin niya kumanap ng mapapangasawa. So probably hindi niya alam na yun ay servant or maybe he's just thinking na yun ang mapapangasawa paano sa kanya. Ang manliligaw sa kanya. Hindi niya alam eh. So, ginawa niya lahat, gumawa siya ng way para makita siya, mapansin siya. Pwede kaya, rin. Ganun siya kalakas para painumin niyang 40 camels. Ano? 10 camels. Mm-hmm. 200 gallons. May intention na rin siya maghanap rin ng 200 gallons. Asawa. 200 gallons yan. My goodness. Gallons. Parang nagkarga ka ng ano, ng gasolina. Pag nagkarga ka ng gasolina, ang full tank mo 10 gallons eh. Mhm. Di ba? 200 gallons.
No, pero ako nakikita ko dito talaga yung puso niya na ano, matulungin. Matulungin. Kumbaga, yeah. Sakto yung qualities niya. Kasi ako, if ever ako manliligaw ako tapos mag-consider ako ng mapapangasawa. Kasi sa aming mga lalaki, dalawa ang tipo ng babae na pwede naming ligawan eh. May mga babae kasi na mala prinsesa, alam mo 'yon, na parang inaalagaan, parang sinusuyo, lagi naka ano 'yun, lagi naka cutex, mga ganun, lagi maayos, laging alam mo 'yon, at prinsesa, parang ganun. Meron namang babae na kumbaga na cowboy, parang Rebecca na alam mo 'yon, kayang gawin lahat, parang alam mo 'yon. Kumbaga ako, ang inclination ko doon sa cowboy kesa doon sa prinsesa. Wala namang masama sa parehas. It's a preference kasi yan eh. Meron talagang mga lalaki ang gusto nila yung prinsesa talaga. Yung gusto nila yung hindi kumbaga hindi makabasag tinggan. Yeah, saka yung ano po yung kanilang more of yung kanilang itsura, yung kumbaga pinapangalagaan nila ganun. Wala namang masama doon. No? Pero meron din naman mga babae na ano yun, tipong ano yun, yung mag-roll up ng sleeves. Ano, parang dito sa bahay namin, mas madalas na nagkukumpuni ng bahay namin. Hindi ako, si Minnie. Kaya siya ipinili ko eh. kasi imagine nyo, pag pumili akong prinsesa, mamamatay ako sa gutom. Yung tipong di marunong magluto. Mga ganun. So I mean, preference yan eh. No? Pero ito, eksaktong-eksakto doon sa sinasabi ni Abraham na bagay kay Isaac, di ba? Kasi maganda yung puso eh, na matulungin, persevering, may qualities na babagay. Di ba? Parang ikaw rin, pipili ka dun sa anak mo ng mapapangasawa. Yeah. Kung pwede lang, kumbaga, kung ihingin yung iyong pananaw, di ba? So syempre, gusto mo yung tutugma sa kanya. Parang ganun. Mm. Kaya ano, kumbaga pogi points to kara kay ano, kaya ano yan, kay Rebecca. Pero may beauty rin siya. Yes, exactly. Yung nga yung sinasabi ko tita eh, yung tipong meron kasi na yung tipong babae na smart, tapos magandang manamit, maganda, makinis yung balat, tapos presentable, matalino, tapos alam mo yun, masipag din naman, pero hindi siya yung tipong tough or rough na ano, na cowboy. Meron din naman na babae maganda pero tipong pag gumalaw parang lalaki, hindi mo aalagaan, parang ganoon. So mas nakikita ko doon si Rebecca eh, doon sa second ano eh, sa second type ng babae, parang ganoon. Yeah. Parang ba Imelda Marcos, yan yung first type, yung tipong alam mo yun, pang presentable talaga, pang first lady, parang ganoon. Mm-hmm. Pero naman yung babae na tipong alam mo yun, na kumbaga very ano, very very effective sa lahat ng bagay, pero maganda rin, parang ganoon. Ang naisip ko nga dito, pag naalala ko noon na-meet ko si Maricel Laksa eh. Si Maricel Laksa, Maricel Laksa Pangilinan. Ewan ko kung familiar kayo sa kanya. Hindi siya maganda sa TV or sa sine. Kasi artista yan eh. Anak ni Tony Ferrer yan eh. Pero pag sa personal, ay nako, super ganda noon. As in, sa personal. Naging ano namin siya, naging guest namin siya sa church. No? Tapos, pagka nagkukwento siya, yung tipong pang ano, pang yung ganda niya, parang hindi tumutugma doon sa galaw niya, yung parang paano siya nagkaayos ng bahay, ganun. Parang hahanga ka sa kanya, parang ganun. So tingin ko doon eksakto, no, tong si Rebecca, parang ganun. Iyon. Okay, let's continue. Next 22 po hanggang 25. Ayan, pabasa natin kay Brother Conrad. 22 to 25. Ako, ang haba nito ah. Haba ang chapter. Verses 22 to 25 po. Mike din lang po. Ito naka-highlight. Ayan. As the camels finished drinking, the man took a gold ring, weighing
half a shekel, and for her wrist, two bracelets weighing 10 shekels of gold. Whose daughter are you? He asked. Please tell me, is there room in your father's house for us to spend the night? She answered him, I am the daughter of Bethuel, son of Milcah, whom she bore to Nahor. She also said to him, we have plenty of straw and feed and place to spend the night. Mm-hmm. Pasok na naman, Pastor Bert. Yeah. Confirmation, ano? Yung, confirmation. Yeah, yung kanyang master, yung mga sinabi niya. No? Mm. So we can see from these verses na it confirms what his master says, that the one that she must look for his son Isaac must come from the kanyang lahi, ano? Kinfolks niya. Yeah. So si Nahor ay kapatid. Kapatid ni Abraham. Abraham, yeah. Uh-huh. And ang anak nila ay si Bethuel, no? Bethuel. Si Bethuel. Na asawa ni Milcah, at ang anak ni Bethuel, yun nga, ay si Rebecca. Rebecca. Okay. Opo, mas napansin ko lang dito, sabi niya, please tell me, is there room in your father's house? Yeah. Tapos, for us. Ibig sabihin, may kasama tong si servant. Yeah. Oo, ang niisip ko lang, tumulong kaya itong mga servants kumuha ng tubig. Possible. Yeah, si Len, baka yeah, possible. Baka tumulong. Oh, yeah. Kasi 200 gallons nga yung paiinom eh. Yeah. Baka tumulong po. Baka sila yung nagbubuhat. Sila yung... Yeah. At yan, meron pang kasunod yan, yung sinabi ni Pastor na nung pagpasok nila sa bahay, kostumbre nila sa mga ano, ugasan yung kanilang mga pa. Kaya napakaraming inugasan na pa, hindi lang yung kay, ano, kay servant, no? So maging yung sabi nga ni Pastor, yung mga kasama niya, marami siguro yan, yung mga kasama niya. So Pastor, binigyan niya po ba? Ano? Baka may mga kasakay sa mga meron, meron siyang kasamaan. Marami. Pastor, binigyan niya po ba ng ano? Binigyan niya ng gold ring weighing half a shekel at dalawang bracelets si Rebecca. Yeah, that is their custom nila yon, na kapag na ginawan ka ng maganda, it's the customary na they will show also kindness yung mga strangers na pinakitaan mo ng kagandahan, kabutihan. So hindi pa to dowry kasi ano pa lang eh. Dowry. Yeah, it's not. It's ano not pa lang, nagmamagandang loob si Rebecca, a token of appreciation. Yeah. Parang ganun. Okay, okay. Interesting. Yeah. Ayan, next. Si Pastor Bong. Yeah. 26 and 27. 26 and 27. Sige, Pastor, 26 to 27. Kanya pa mo rin. Teka. Then the man bowed down and worshiped the Lord, saying, praise be to the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to the house of my master's relatives. Ayan, praise and worship na siya kasi natumbok na. Nilid na siya ni Lord. Yeah. So dito, Pastor, lumalabas talaga no, na believer tong ano. He's a believer, yeah. Yeah, believer talaga kasi nagpapasalamat eh. Kanina nagmananalangin. Kasi ang iba kasi mapapansin mong hindi believer, nananalangin lang. Yeah. Kasi ang believer marunong magpasalamat. Nakuha po natin. Kapag sinagot na ng Diyos yung ating panalangin, bumabalik tayo sa Panginoon at nagpapasalamat tayo, nagte-testify tayo, nagpapasalamat tayo. No, pero ito believer talaga kasi binalikan niya si Lord eh, binorship niya. No, knelt low, worship the Lord. No, sabi niya, blessed be the Lord, the God of my master Abraham. So, kumbaga, makikita mo na faithful believer itong servant ni Abraham. Ayan. Go ahead, Pastor. 28 to
to 30 pastor si Sister Pepot. 30 Pastor Pe. Sister Pepot. Hello, Sister Pe. Okay. The girl ran and told her mother's household about these things. Now, Rebecca had a brother named Laban, and Laban ran out to the men at the spring. As soon as he had seen the ring and the bracelets on his sister's wrist, and when he had heard his sister Rebecca's words, the man said this to me. He went to the man. He was standing there by the camel at the spring. Ayan. Ako eh, itong si Laban na to. Ito na. Sariling story yan sa future. Yeah. Okay, so dito makikita natin yung ano, following verses na binasa ni Sister Pe, ay makikita natin yung another letter si dito, ano? The cross-examination. susuruin ni Laban o ng kanyang pamilya, ang kanyang angkan, ang servant na ito na si Eliezer. Makikita natin. So siguro ganun din po ano sa pamilya natin nung merong mga nanliligaw. Kami, natatandaan ko po. Paglalataga ng banig, Pastor. Yeah. That's true. Nung merong nanliligaw sa pinakamatanda namin, ang tatay ko talagang nagbubusit na ano yun, nagdadabog. Naglalagay na ng kulambo, naglalagay na ng banig. Parang pinapaalis na kagad yung ano. Nanliligaw, natatandaan ko yun. Pastor, yung tatay ko. Yung Pastor Bert, may I insert? Yung uncle ko ay yung kutsilyo, ano yan sa Tagalog? Hinahasa. Ano doon sa liligaw. Naku, Diyos ko. Ginagana sa leeg niya. Hinahawakan lang. Siguro ano po, I don't know kung ganun yung attitude natin kung hindi tayo nag-mature. Siguro po kasi very protective tayo eh. Minsan no, kaya hindi tayo well-educated pagdating sa ganyan. Or overprotective tayo. Protective lang, protective. Yeah, protective, yeah. Yeah. Kasi sir, pag kami manliligaw sa anak ko, maglilinis ako ng baril sa harapan ng manliligaw. Kaya naawa po ako sa ate ko kasi even up to now, buhay pa yung ate ko. Hindi siya nakapag-asawa. Oh. Yeah. So, yun po yung kwento ng ate ko. Sobrang higpit lang. Yeah. Sobrang higpit. Hindi po siya nag-asawa. Oh, pero, well, praise God na dito po ay makikita natin na talagang nawala yung opportunity ng kapatid. Yeah. Okay. So, pero Rebecca? Pansin niyo pa sa may kapulitan na talaga tong Laban na to. No? No. Yeah. may pagka ususero din eh, no. Yeah. Sinuntahan pa. Ito na talaga yung ugali niya kasi lalabas yung ugali niya in the future eh. Maiinis ka dito kay Laban. Okay. Na dito magiging sabi kasi ni Rebecca, sabi niya, kuya, alam mo, may tao doon sa well. Sampo ba? Biruin mo ba naman? May sampung camel at ang taming dala. Oh. Ito, sabi naman ni Laban. Ayos. Ito na. Ayos. Ito, ayos. Babantayan to. Marami to. Iba-iba. Ang hanggang. Okay. Ano, puntahan natin. Eh, ugali talaga tong si Laban. Nakita niya may gold ring na eh. Tsaka yung gold nose ring. Sabi ko, kanino galing yan ha? Sabi naman ni Rebecca, kuya, dun sa mama, dun sa ano, sa may balon. Sampung kamil dalada, tsaka sangkatutak na mga ano? Gold. Ganun. Ayan. Kaya nag-abang. Bawal judgmental. Bawal. Mapuntahan nga. Tingnan natin. Usgahan natin si Laban. Ayan, pabasa natin kay Sister Darren. Okay. 31 to 33. 31. No, 28. Pabida, ano? 28 ba? Ay, sorry. 28 pa lang.
Hindi, tapos na. Tapos na yun. Tapos na, tapos na. Tapos na. Tama, tama. 31 na. 31 to 33. Okay, Sister Darren. Nakamute ka, Sister. 31. Laban said, "Come, you are blessed by the Lord. Why are you standing out here? I have prepared a house and a place for the camels." So the man came to the house, and the camels were unloaded. Straw and feed were given to the camels, and water was brought to wash his feet and the feet of the men with him. A meal was set before him, but he, "I will not eat until I have said what I have to say." Yes. Tell us, Laban said. Ano napansin niyo? Sabi dito, sa 31, Laban said, "Come, you who are blessed by the Lord." Sa Tagalog, alika dito, yayamanin. Ang camel eh. Tumisip-sip po. Yeah. Oh. Talagang mukhang pera itong si Laban. Ano? So pinaghandaan siya. Nakamute ka, Pastor Bert. Sabi ko, tama si Sir Gerly. Talagang malayo pa. Nakita ni Laban na yayamanin talaga ito. Kasi, sabi niya, "Saan galing yung bracelet mo, ha? Saan galing?" Sabi niya, "Good catch." Good catch. Yeah. Parang ano rin yan eh. Diba pagkagaling ni US sa Pilipinas o pagkagaling US, diba? O kaya yung mga galing Saudi, alam mong galing Saudi kasi naninilaw sila eh. Yeah. Sing-sing, pero meron kaming experience na rin. Nagpunta kami doon sa China, sa Tianjin. Tapos sinanap kasi namin yung Eye of Tianjin, yung malaking Ferris wheel. Di tinuruan kami ng mga bata na nandyan lang yan, malapit lang. Sabi ko, pero kasi yung mga college student, yun lang marunong mag-English doon. So sabi ko, mga magkano kaya pwede kayo mag-taxi or mag-bus? Kasi hindi kami marunong mag-bus. So sabi niya, sabi ng babae, ng estudyante, "Okay, it's okay, I will take you to," pagbaba namin sa bus, isasakay niya kami sa taxi. So di sumakay na kami, pinara niya yung taxi, sumakay na kami. So nakita ko, nung pagsakay namin sa taxi, nakita ko lang, parang 17, yung start ng metro. Mm-hmm. Tapos maya nagkwento na siya, "Oh, where are you from?" Sabi ko, tamang-tama kasi doon sa news, galit na galit sila doon sa mga Pilipino. Kasi di ba yung bus na... sa Manila. Tourist. Hong Kong. So palagi doon sa news nila, kahit hindi ko naintindihan kasi Chinese, pero palaging fina-flash yung sa Philippines. So sabi namin, "Oh, we're Filipinos, but we're living in America. We're from California." Sabi niya, California. Nakayari. Tapos, malapit lang talaga yung, kasi pang doon kung saan kami sumakay, makikita mo na yung Perez. Well, makita mo siya, pero hindi lang namin alam kung paano pumunta. Hindi sumakay na kami ng taxi, di ikot-ikot na siyang ganun. Pero, tapos nakita ko lang, parang 30 lang talaga yung 31 lang yung babayaran namin. Tapos sabi ko, "Oh, how much?" Sabi ko, ganun pinakita niya dun sa cellphone, 70 yuan. Sabi ko na naman. Dinagdagan. Nabayad na lang kami. Tapos tawa kami ng tawa ni Rip. Sabi, America. America. Yari. Yari. Kaya yung mga anak nyo, pagka uwi kayo ng Pilipinas, takpan nyo yung bibig. Kasi di ba yung mga anak natin, iba magsalita? Pag nagsalita sila, may tuwang-tuwang. May accent lang. May accent sila eh, pag nagsalita. So, tapos dadali mo sa Divisoria, America. Meron na din talaga. May experience din ako diyan, Pastor. Sabi ko, nung pag-uwi ko sa atin sa Pilipinas, "Saan ka galing?" Sabi nung sa Africa. "Oh, sige, diretso ka na," sabi niya. Pangalawang pagbalik ko, "Saan ka galing?" "Sa Amerika." "Meron ba tayong pangkapi dyan?" sabi niya. Yung iba, amoy eroplano daw.
amoy iba yung ilaga. Iba yung amoy pag-uwi natin sa Pilipinas, iba yung amoy natin eh. Yung ba, ano bang amoy ang sabi nila, ang bangon ng ang bangon mo, sabi nila. Fruit of the loom daw. Downy natin, yung dami. Tingin ko yung downy. Ganun natin naamoy yun. Pero pagdating doon, ang bango mo, parang mabango, parang iba yung amoy natin daw, pero din na natin naamoy eh. Kasi yung damit natin, paglaba, dryer agad, mabango. Mabango. Eh doon, sinasampay pa ng tatlong araw, di ba? So, itong si Leyban, ay itong si Servan, si Eliezer, eh, amoy downy. Amoy downy, oh. Na nakita siya ni Leyban ako to. Galing tong ano? Galing tong promised land. Oh, yayamanin to. Oh, kaya pinaghandaan niya talaga eh. Pinatulog niya talaga dun sa ano niya eh. No? Pinaghandaan siya ng quarters eh, no? Pero sabi ni Leyban, pastor, nung sabi niya, a meal was set before him, no? Papakainin na sila, pero sabi niya, hindi ako kakain. I will not eat until I have said what I have to say. So sabi ni Leyban, okay, sige, please speak, magsalita ka. O, babasa na uli natin. Verses 34. Okay, dito muna. Hanggang 34 to 38. Sino pa hindi nakabasa? Si James nakabasa na ba? James. Nakabasa na ba, James? Hindi pa pa. Okay, go ahead. I am Abraham's servant, he said. The Lord has greatly blessed my master and he has become rich. He has given him flocks and herds, silver and gold, male and female slaves, and camels and donkeys. Sarah, my master's wife, bore a son to my master in her old age, and he has given him everything he owns. Mm-hmm. My master put me under this oak. You will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites in whose land I live, but will go to my father's family and to my clan to take a wife for my son. Thank you, James. Nako, Pastor Bert. Eh, hindi lang nakita eh. Broadcast pa. Parang sinabing US citizen siya. Yeah. Ano to? Crown Prince. Yeah. Crown so, Prince. Yeah. So here we can see na the servant is, kagaya na nabanggit niya, I will not eat, sabi niya, di ba? Hmm. Na dun sa verse na nakaraan na at binasa, hanggat hindi ko na nasasabi kung ano ang aking intention sa inyo, sabi niya. Mm-hmm. So here we can see from this following verses, he tried to narrate no yung kwento o yung mga nag-usapan nila ni Abraham, yung kanyang master. At lahat ng kwento ay dito ay nilalahad niya. So in this following verses, makikita natin na mababanag na natin na yung another letter C. Ayan, anong letter C niya, Pastor? Puro letter C. The servant now has found the chosen one. Chosen. No? Makikita na natin dito. Si Laban meron din eh. Parang nakikita ko dito, sabi ni Laban, oh, this is the chosen one. Parang may letter C rin si Laban, Pastor eh. Oo, oh, meron. Ano, ang letter C niya, currency. Kaching-kaching. Isa kanya, ano eh, kaching-kaching. Yeah. Kaching-kaching. Yeah. Okay. So dito po makikita natin na ano na siguro if you na pinagdin ni mga brahas no ipon tapos sabi kayo pastor in ano this family pastor sandali talaga kayo feeling ko rin pastor teka lang po choppy kayo eh choppy kayo sandali mayroong gusto mag-share. Ayan na. Go. Go ahead, Pastor. Kanina medyo choppy kayo. Ah, naghang si Pastor. Ulit. Tuloy lang natin. Naghang si Pastor. So,
Sinasabi ni Pastor dito nga na kumbaga diniretso niya na, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Dahil result oriented tong servant ni Abraham, kailangan mag-report siya ng tama. 'Di ba? And mukhang natumbok niya na. So bago siya kumain, ibigay niya na yung mensahe niya. Naalala ko tuloy si Samuel. Sabi niya, o bago kayo umupo, walang uupo hanggat di dumarating si David na pinatawag doon sa field dahil nagtetend ng flock. Diba? Sabi niya, yan kasi yung future king. So parang ganun. So very result-oriented. Mm-hmm. So basahin po natin, Tita Fedumuk, verses 39 to 41. Okay. Habang iniintay si Pastor. But I said to my master, suppose the woman will not come back with me. He said to me, the Lord before whom I have walked will send his angel with you and make your journey a success. And you will take a wife for my son from my clan and from my father's family. Then you will be free from my oath if you go to my family and they do not give her to you. You will be free from my oath. So tama rin yung prayer po, no, na ano, na minsan pang nagpipray tayo, di ba, sinasabi natin, Lord, send me your angel to guide me. We don't pray to an angel kasi angel is not God, di ba? Kumbaga, the Lord will provide an angel for us to guide us, no, lalo na dun sa mga lakbayin natin, mga ganito. So sabi dito, the Lord before whom I have walked will send his angel with you and make your journey a success. So yun ang sabi ni Abraham sa servant niya. So kaya naging successful yung kanyang paglalakbay at natumbok niya kung sino yung babae para kay Isaac. Kasi very important to na mapili yung tama. Kasi diyan dadaan yung promise . 'Di ba? Yung Messiah. 'Di ba? So anything na gusto niyong idagdag habang iniintay si Pastor, baka may letter C na naman 'yan . Maganda yung mga letters ni Pastor . Ayan. So, alright. Brother Aldrin, may kibasa po. Verses 42 hanggang 44. Okay po. Today when I came to the spring, I prayed, Lord, God of my master Abraham, if only you will make my journey successful, I'm standing here at a spring. Let the young woman who comes out to draw water, and I say to her, please, let me drink a little water from your jug. And who responds to me, drink, and I'll draw water for your camels also. Let her be the woman the Lord has appointed for my master's son. So inulit lang yung kwento. Diba? Yung pinag-usapan natin kanina. Okay, verses 45 hanggang 48. Okay. 45, 48. Sir Lenlen. Before I had finished praying silently, there was Rebecca coming with her jug on her shoulder, and she went down to the spring and drew water. So I said to her, please let me have a drink. She quickly lowered her jug from her shoulder and said, drink, and I'll water your camels also. So I drank, and she also watered the camels. Then I asked her, whose daughter are you? She responded, the daughter of Bethuel, son of Nahor, whom Milcah bore to him. She put the ring on her nose and the bracelet on her wrist. Then I knelt low, worshiped the Lord, and blessed the Lord, the God of my master, Abraham, whom guided me the right way to take the granddaughter of my master's brother for his son. Thank you, Sister Lenlen. Pastor Bert, inulit lang naman yung kwento. Kasi ang nagkukwento dito, yung servant, si Elizar, kinukwento niya kay Laban. So inulit niya lang yung pangyayari. Yeah, he just narrated. Na-narrate na natin. Ang napansin ko lang dito, Pastor,
hindi pala sa daliri. So I put the ring on her nose. Sa ilong. Sa ilong pala yun. Kasi I thought kanina, I thought kanina, sa daliri, yung singsing. Dito. Oh, sa ilong pala, oh. Put the ring on her nose. Diba? So, that is, kumbaga, surprising for me. Oo. Oh. Versus 49 naman, hanggang 51 si Sister Darren. 49 to 51. Now, if you are going to show kindness and faithfulness to my master, tell me. If not, tell me and I will go elsewhere. Laban and Bethuel answered, "This is from the Lord. We have no choice in that. Rebecca is here in front of you. Take her and go and let her be a wife for your master's son, just as the Lord has spoken." Amen. Thank you, sister. Pastor Bert, ano masasabi mo? Close deal. Yeah. Oh, may letter C ka ba dyan na natatago pa? Close deal na. Close deal. Ah, close deal na. Eh, ano pala ito? Pwede pala itong magbenta ng kotse sa Toyota itong si ano eh, si Laban eh. Yeah. Sana nag-close deal, hindi yung tatay. Pero napansin ko lang dito, Pastor, sabi niya, ngayon, kung pakikita mo ako ng kindness, saka ng faithfulness, tell me, if not, I will go elsewhere. So, ibig sabihin, kaya hindi siya kumain agad, ayaw niya magsayang ng panahon. Yeah. Kumbaga, ikaw ba yun o hindi? Kasi I'm on a mission. Yeah. Kailangan may resulta ako, malayo pang biyahe. Pero, Pastor, napansin ko lang, itong si Laban, ito pala, tatay, kasi teka, si Nahor, kapatid Abraham. Si Nahor, may anak, si Milka. Si Milka, may anak, si Bethuel. So, tatay nila to, si Bethuel. Yun pala. Tapos, ang anak ni Bethuel, si Laban at saka si Rebecca. So, ang nag-decide naman pala yung tatay. Tsaka si Laban, di ba? Eh, sabi nila, eh, galing kay Lord, eh. Meron pa ba kaming choice, kumbaga, di ba? Eto, si Rebecca, nasa harapan mo. Kunin mo siya, di ba? O, sige, gawing asawa ng anak ng iyong master. Just as the Lord has spoken. So, sumusunod sila. Di ba? Eh, ang tanong lang eh, mananampalataya ba itong mga to? Believer ba itong mga to? Di ba parang hindi naman natakot natin lang. Sa palagay nyo, ano bang sitwasyon nito? So, kumbaga, nakarating ba sa kanila yung Diyos ni Abraham? Kasi naniniwala rin sila eh. We have no choice. Sorry. Diba siya umatin ng nung libing ni Rebecca, nung asawa ni Sarai? Ni Sarai. Nabanggit siya doon eh, si Nahor. Ah, hindi po, nabanggit lang para in preparation nga dyan sa kwento na yan. Pero hindi naman nabanggit na umatin sila. Kasi kung umatin yan, kilala na nila yung servant. Uy, di ba ikaw yung nakilala ko, nakita ko sa patay? Di ba? So, hindi sila magkakilala. Balitaan lang. Balita na. Maring nabalitaan nila na mayaman na si ano. Si Abraham. At saka meron Diyos na pinaglilingkuran. Ano sila eh, naging obedient naman sila. Yeah. And the way the servant testify, no? Verse 50. Yeah. We have no choice, sabi. Yeah. So, Pastor, ano yung letter C nito? Close deal. Close deal na dyan. Ang ganda, no? Close deal. Sold out na sila sa ano. Pabasa natin kay Pastor Ting yung 52 to 55. Pastor Ting. Yan. Pagtrabahuin mo si Bogart. Kanina ito sipa na sipa eh. Ako baka mapaanak ka dyan, ha? Ang interesado sa love story. O, diba? When Abraham's servant heard their words, he bowed to the ground before the Lord. Then he brought out objects of silver and gold
and garments and gave them to Rebecca. Oh, yung dowry. Yeah. He also gave precious gifts to her brother and her mother. And he and the men with him ate and drank and spent the night. Mm-hmm. He got up in the morning. He said, "Send me to my master." But her brother and mother said, "Let the girl stay with us for about 10 days and she can go." Oh, so Pastor Bert, thank you, Pastor Tina. Pastor Bert, dito naglabasa na yung ano? Yung kulay. Oo, yung tsaka may dala-dala pa pala tong silver and gold. Yeah. Tsaka garments. Garments. Hindi lang siyang binigyan, hindi lang si Rebecca. Binigyan din ng regalo yung nanay. The whole family. Nanay. At nagkaroon ng barik, inuman. Nagbarikan sila. Barikan na dito sa ano, sa kasi nga masaya na sila dahil nagkasundo na eh. 'Di ba? So nakangiti na dito si Laban. Yeah. Kumita na siya. Kumita. Cheers, sabi niya, cheers. Oh, ngayon, ang curious lang ako, Pastor Bert. Sabi niya, kinaumagahan, o ibalik niyo na ako sa aking master. Diba, uwi na siya. Pero itong brother, siyempre, si Laban, tsaka yung nanay, sabi, kaya niyo muna magstay sa amin yung bata, ang babae, ng about 10 days. After nun, makaka-uwi na siya. Ay, makakasama na siya sa inyo. Ayan, so basahin na natin yung huli, no, sa 56 to 58. Hindi pa naman huli, pero maganda yung sagot ng servant eh. Ayan. Pabasa natin kay Pastor Bong. Okay, yeah. 56 to 59, sorry. But he said to them, "Do not detain me. Now that the Lord has granted success to my journey, send me on my way so I may go to my master. Then let's call the girl and ask her about it." So they called Rebecca and asked her, "Will you go with this man?" "I will go," she said. So they sent their sister Rebecca on her way along with her nurse, Abraham's servant, and his men. Oh, thank you, Pastor Bong. Pastor Bert, dito, mapapansin mo yung strategy talaga ni ano ni Laban. Yeah. Nang di-detain. Another letter si Jan, Pastor. Ano yung letter si na yan? Ano yan? Ano yan? The servant does not compromise. Yo. Si pa rin. No compromise. Yeah. Si loko tong si Laban, ginawa niya rin kay Jacob yan eh. Yeah. Dinilay niya rin eh. Parang sinisipsip pa nila yung inuubos nila yung ano, yung yamanan. They tried to make a bargain. Oo. Ginagatasan, di ba? Parang halimbawa may isang Amerikano. Yeah. Tapos nagkaroon ng girlfriend sa Pilipinas. Di ba alam niyo yung ano yung palabas yung My Fiancé ba yun? sa TLC yung ba Amerikano pumuntang Pilipinas pagkatapos gusto niya mapangasawa yung Pilipina tapos dadalhin niya sa Amerika pero pagdating sa Pilipinas tipong ililibre niya yung buong baryo, gabi-gabi may inuman siya antaya, parang ganoon. Mm-hmm. Siyempre kung ikaw nga naman yung kamag-anak, teka Joe, huwag ka muna umuwi. Ito ka muna. Masarap buhay namin eh. Di ba? Dami mong dala eh. Parang ganun. So, baga, dito, medyo makikita mo na yung ugali ni Laban mapagsamantala talaga. Mapagsamantala sa Laban. Pero hindi siya nag-compromise si servant. Yeah. Ang ano dito, Pastor, nilagay ko dito, the servant did not listen to the request. To stand by or telling them not to hold him or delay his assignment, no? Parang nilagay ko pong illustration dito na sometimes when we see the Lord is moving or doing something great or beautiful in our midst, we must, like the servant, no,
be focused on what we are doing. Yan, ganda. Sometimes, if we are not discerning or sensitive in the movement of the Holy Spirit, we might be stuck or hinder God's work. No? I need to talk to you about something. Kasi pwede mag-present din sa inyo ng pagkakataon na magandang idea naman to. Ah. 10 araw lang naman. At least makakasama pa namin si Rebecca. Wala namang masama dun eh. And after 10 days, sasama rin din naman sa'yo eh. Pero he did not compromise. Although hindi na, wala namang masama dun. Wala namang magandang sinasabi. And wala namang masamang sinasabi. Maganda naman yun. Pero ganun din sa buhay natin. Ano? Kung meron tayong matututunan, minsan mag-o-offer ang enemy sa atin na wala namang masama dito eh. Gawin mo to. Yeah. But dinidelay. Yeah. Yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon at pag nadidelay ka, hindi mo nahihit yung mark, hindi ka nagiging successful. Hanggang sa malimutan mo na, hanggang hindi mo na gawin. Halimbawa, huwag ka muna maglingkod, dayaan mo muna, hintayin mo muna makaipon ka. O pag nakaipon ka na, huwag ka muna maglingkod, hintayin mo na, magsi-60 ka na eh, magsi-65 ka na eh. Hintayin mo na yung mag-ano ka, ano yun, mag-retire, saka ka na maglingkod. Diba? O naka-retire ka na, umabot ka na sa ganung edad. Huwag ka na muna maglingkod at kumbaga, make sure na maganda yung pangangatawan mo bago ka pumunta sa paglilingkod. Kumbaga, maganda rin naman yung mga options na yon, pero dinidirail niya. Yeah. Yung ano ng Diyos sa'yo na sa buhay mo. Sample lang naman yon, di ba? Pero dito, clear na clear, pinapakinta na dapat we don't compromise. Pag may inutos ang Diyos, gawin agad. Huwag na magpatumpik. Yeah. And here also, Pastor, makita natin, this servant, Eliezer, was convinced na this is it, no? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Because God prospered him on his way, means the Lord God showed and nandito, answered all his prayer. Kaya convincing siya. Kaya sabi niya, don't delay. Don't delay. Yeah, government project, don't delay. slow man at work. Slow man at work. Ayan, basahin na natin to. Binless na nila. Binless na. Yeah. Ito na. Ito na, Pastor. Binless na nila. Pabasa natin kay Sister Amy. Mm-hmm. Okay. Sorry, kumakain ako. They blessed Rebecca saying to her, our sister may be consistent upon 10,000s. May your offspring possess the city gates of their enemies. Then Rebecca and her female servants got up, mounted the camels, and followed the man. So the servant took Rebecca and left. Yun, binless na nila. Another sea. Anong sea, Pastor? The courageous Rebecca. Ayan. Kasi tinanong siya, Pastor, eh. Gusto mo sumama sa lalaki na to? Mm-hmm. Oh, eh di ba wala namang kasiguraduhan? Hindi niya naman nakita. Eh paano kung bungalit itong si Isaac at hindi niya krusonada? Bad breath pala, di ba? Eh wala na buwian 'yon. Pero kasi nangusap din sa puso ni Rebecca, malamang ang Panginoon. Yeah. Hindi naman po pwedeng one way 'yan eh. Kailangan dalawa yung kakausapin ng Panginoon. Yan, kaya ready na siya. Courageous Rebecca. At binless naman siya, Pastor. Yeah. Ni Laban at saka ng mga kapatid niya at saka ni ng kanyang mga magulang. Siguro 'yun ang magandang Pastor na gawa nila. Siguro if we can apply today. Uh-huh. Even kung sino man ng mga sa anak natin ng magkakaroon ng sarili nilang pamilya, we must give our blessing sa kanila. 'Yun siguro yung makikita nating maganda sa pamilyang ito na nakita natin. Paano ba yan? Kasi sa pamilyang Pilipino, napapansin ko lang minsan, pag hindi kursonada ng magulang, yun na pangasawang ng anak, minsan hindi sila nakikibuan for the longest time. Diba? Madaming ganyang, minsan sa mga teleserye, di ba, ganyan. Di ba? Ay, hindi ka gusto ni mama. Di ba? Hindi ka namin kauri. Mga ganun. O kaya, I mean,
Kasi unang-una, ang lahat naman tayo may pangarap sa mga anak natin na sana, siyempre, the best there is ang mapangasawa nila. Pero tandaan nyo, diba tayo rin namili tayo kung sinong gusto natin ang pangasawa. Pwedeng nagkamali tayo, pwedeng tama. Diba? Pero ganun din, mangyari sa anak natin. Pwede silang magkamali, pwedeng tama. Diba? Pero hindi natin pwede talagang diktahan ang buhay nila. At, at lalo na, nag-decide na sila na pakasalan ang gusto nilang pakasalan or pakisama ang gusto nilang pakisama. O kahit boyfriend lang, diba? Limbawa, o girlfriend. Diba? Kumbaga, we need to respect that. Alam mo yun? Sa akin lang naman, kumbaga, kasi nandun din yung pagpapakita ng tiwala natin sa mga anak natin na matuto tayo magrespeto sa kanilang desisyon. Diba? Yung mga ganun, mga sitwasyong ganun, no? Kasi dito, lumalabas, si Rebecca, wala naman talagang alam kung sino si Isaac. Hindi niya pa nakikita. Biro nyo, first time sila magkikita, kakasala sila. Yeah. Diba? So, kayo, ano sa palagay niya doon? Sa ano na yon, sa sitwasyon natin mga Pinoy? Are you willing na... Kasi, anabawa, sa sitwasyon namin, nag-usap na kami dati na... ang sabi sa akin ng anak ko, pagka meron daw siyang nagustuhan, ipapakilala niya sa amin. Tapos, kapag... ito regardless ha, kung gusto niya o hindi, or wala pa. Kumbaga, ihintayin niya muna yung approval namin. So, halimbawa, gusto niya yung lalaki. Halimbawa lang. Halimbawa, gusto niya yung lalaki. Nagkataon, hindi ko gusto. Halimbawa lang, nagkataon, hindi ko gusto. Siyempre, struggle yung gusto niya eh. Di ba? Ang tanong namin sa kanya, what would you do? Kasi tinatanong mo kami. Diba? Alam niyo yung sagot niya, na na-bless kami ha. Ang sagot niya, I will consider. Kasi maaaring meron kayo nakita na hindi ko nakita. At bilang paggalang sa inyong magulang ko, I will reconsider. At kung sakali naman na yun ang gusto sa akin ng Diyos, wala naman kayo magagawa. Ipipilit at ipipilit pa rin ng Diyos sa akin yun. Pero it takes wisdom na makinig sa magulang. Sabi niya. And bless na bless ako noon. Sabi ko, ah, ganun pala ha. O sige, magandang patakaran niya. Hanggang ngayon, walang boyfriend. So, kumbaga, nakita ko yung respeto niya na i-consider niya. Ako naman, hindi naman ako mahila, i-please. Hindi ako mahirap i-please. No? Ang sabi ko lang, kahit hindi naman, sabi ko una, basta naniniwala sa Diyos, mananampalataya. Pangalawa, at least worker man lang. Hindi kailangan pastor o ano. Yung bang, kasi yung worker, pag nasa estado ka ng worker ng church, ibig sabihin, matured ka na, nakakaintindi ka na sa ministry, naiintindihan mo na yung great mission. Yun lang requirement ko. Kahit usher man lang yan o ano, may ginagawa para sa Panginoon. Masaya na ako nun. Diba? So, yun lang yung requirement ko. Baga, pag nakita kong ganun, spiritually matured, then I'll give you the approval. Alam mo yun? Pero kung hindi pa, I will ask you to reconsider. Alam mo? So, and I'm blessed. No? Yung isa. Kaso may isa pa eh. Na mas bata. At dito pinanganak. Dito lumaki. So, iba kultura nito. Di ba? Kasi isa, medyo Pilipino pa yun eh. Itong isa, dito pinanganak. So, si Jaja, dito ba pinanganak, sister? Si Jaja. Pinasata si Jaja eh. Pero dito na lumaki si Jaja. Kasi bata pa si Jaja eh. So, lalaki dito yan. Pero anyway, ang sinasabi ko lang is, paano kayo? How do you... Paano nyo... Handle, yeah. Yeah, handle yung mga anak nyo. Ayan. Sino yung Jaja? Jaja po, anak ni ano? Sister Darin. Ha? Anak ni Sister Darin. Baby pa po yun, baby pa. Baby pa po. Pero naghahanda na si Sister Darin. Oh. Ayan. Kasi siyempre, gusto natin the best para sa anak natin, di ba? Kasi natin yeah. Mapupunta sa kanila. Pero kumbaga, matuto rin tayong irespeto yung kanilang desisyon. Diba? Desisyon nila yun eh. Kumbaga, buhay nila yun.
At kung nagtitiwala tayo sa Diyos, magkamali man sila ng desisyon, puproteksyonan pa rin ng Diyos yung anak natin. Diba? At kung sakali man, manalangin tayo na makinig sa atin yung mga bata. Pero yung to control the life of our children, yeah. I don't think that's biblical. Ano mo yun? Oh, hindi ka pwede mag-asawa pag wala ka pang 30. O kailangan patapusin mo lahat ng mga kapatid mo. O kailangan, dapat ang pang-asawa mo either Pilipino lang o puti. O ganun, huwag ka mag-asawa ng Indiano o mag-asawa, mga ganun, parang kumbaga dinidictate natin yung buhay, di ba? So I don't think that's right. Kumbaga, bigyan natin sila ng laya mag-isip at sino ang gusto nilang pakasalan at ang pang-asawa, di ba? Pastor. Pa. Sumagi ba sa isip mo na ipagdasal din sila? Ako naman, hindi lang sumagi, talaga actually pinagdadasal ko yung mapapangasawa nila. Kasi naniniwala ako na ang Diyos ang magpiprepare. Kasi tingnan niyo si Abraham. Kasi dapat matuto tayo sa mentality ni Abraham. Diba? Meron siyang connection sa Diyos. Na kaya nung nagbigay siya ng specific instruction dun sa servant niya, kita niyo yung instruction niya, by the dot nangyayari. Kasi kita mo yung closeness ni Abraham. Yeah. Diba? Ako naman, sa experience ko, ang hiniling ko lang sa Diyos, makinig lang sa akin na hingin lang yung pananaw ko. Bawa, pinakilala sa akin ni Job yung girlfriend niya. Bawa, makinig lang sa akin. Basta masabi ko lang yung pananaw ko. Pero hindi ako makikialam. Yun lang. Pero naging bonus nga sa akin ang reaction. Kasi yung tanong ko, what if pag gusto mo, pero alam mo yon, gusto mo yung lalaki, pero feeling ko parang, alam mo yon, mararamdam ako, there's something wrong, maring tama ako, maring mali, pero at least igagalang mo ba yung, alam mo yon, yung aking point of view. And sabi, yes, I will reconsider. And para sa akin, panalo na ako nun. Alam mo yon. Kumbaga, at least yung mga bata, natuturuan natin mag-isip ng malaya, hindi natin sinasakal, pero kinag-guide pa rin natin. Di ba? Oh, kasi halimbawa, pagdating nung boyfriend o nandiligaw, pumunta sa bahay nyo, yung pantalon hanggang tuhod, di ba? Usong ngayon yung mga ganun. Tapos puro tattoo yung muka, di ba? Parang mapapaisip ka talaga, di ba? Siyempre, gusto mo rin man ng ano. Pero yun nga, pananaw mo yun. Pero wala tayong karapatan na sikilin sila. Kumbaga, may laya silang mamili kung sinong gusto nila. Diba? So, ako po, Pastor, meron po akong ano. Go ahead, Pala. Okay, pagingan natin. That yung about po kay Allison, kasi yung bata pa naman po siya, so sinasabihan ko siya. Pero kasi, sinasabihan ko siya by experience sa akin na ngayon pa lang pag-pray na niya. Yeah, yung ito, talagang ano, yung gusto niya sa isang lalaki na hingin niya kagad. Kasi ganun po ako nung Katoliko pa lang ako. Na hindi ko alam, may personal nakikipag-usap ako. Akala ko yung nasa simbahan lang ako na nakaupo lang ako tapos umiiyak ako doon sa yung rebulto ko nakaano. Yeah, oh. Akala ko yun yung kinakausap ko. Pero hindi ko kasi alam na yung galing sa puso ko, yung pala talaga yun. Yung nakikipag-usap ako sa kanya through my heart. Na, yun nga lang po, nasa simbahan ako. Na sinasabi ko na, Lord, huwag niyo pa akong bigyan na gusto ko po yung lalaking responsible, hindi ako bubugbugin, yung talagang mamahalin ako, hindi broken family. Kasi yun yung inaano ko talaga dahil from broken family po ako eh. So ngayon, sinasabihan ko si Allison na ipag-pray mo ngayon pa lang. Amen. Kasi syempre hindi naman natin makokontrol nga po sila kung mali ba namin kung ngayon may boyfriend na ba siya, hindi namin alam po, di ba? Pero sabi niya, wala naman daw po. Sana po. Chris Aquino nga eh. Ang daming bodyguard eh. Anak ng presidente. Di ba? Pero what I mean, kung gusto ng bata, hindi mo naman babantayan ng 24 hours yan, 24/7. Pero yung bang matuto tayo na magtiwala sa kanila. Pag naramdaman kasi nila na nagtitiwala tayo. Minsan, yun pa mabigat, mahirap sirain yun eh. Kasi nagtitiwala sa akin eh, di ba? Tapos, bigyan natin silang laya. Tapos, turuan natin silang manalangin. Kailangan na ba ngayon? Hindi pa, high school pa lang eh.
Alam mo, hindi pa, pero dapat binababad na sa panalangin. Ako naniniwala kasi ako sa prinsipyo ng panalangin eh. Diba? Kapag nanalangin ka, sasagutin ka ng Panginoon, ibibigay sa iyong karapatan. Diba? At lahat ng nangyayaring maganda sa buhay natin ay bunga ng panalangin. Halimbawa, yung pagbubuntis ni Pastor Tin, bunga ng panalangin yan. Kasi, alam mo yun, hindi lahat ng babae capable magbuntis. Diba? Ang bata ay isang blessing lang sa Panginoon. Diba? So, kumbaga, lahat na nangyayari maganda sa iyo, bunga ng panalangin yan. So, para makasiguro ka ng magandang mangyayari sa future ng anak mo, ikaw na mismo, lumuhod ka ngayon. Pag natutulog yung mga anak mo, lay hands nyo. Amen, yeah. Yeah, lay hands yung anak nyo na, Lord, itong isang ito, bigyan nyo ng mabuting asawa, hindi siya bubugbugin siya sa pagmamahal. At ang asawa niya, ang magiging asawa niya ay merong net worth na $30 million. At least niya, at least ha, at $30 million. Meron akong testimony, Pastor. Opo. Nung teenager pa lang ako, no, ano, talagang kasi araw-araw sa mga 6 o'clock, 7 o'clock, nagpre-pray kami as a whole family with my parents, yung growing pa lang kami. Opa. So that nung 15 years old pa lang ako, 14 ganyan, natuto akong magdasal, isinasama ko yung hinihiling ko sa Diyos to give me the right guy, yung katulad ng mga sinasabi nyo, etc., etc. Yung meaning the right guy. At idinadasal ko daily, include it in my prayers daily. Sinasabi ko, when my time comes, amen, Lord, give me the right guy, so on and so on and so forth. God answered my prayer, Pastor. Ang bait-bait talaga ng asawa ko. Amen. And ano, God answered my prayers. Kaya yung sinasabi natin ngayon, yung sinasabi nyo, pray for your children, yung sinasabi ni Sister Jasmine, that is really true. And it is good for parents to practice. Amen. Kahit na bata pa lang, we have to prophesy that future. Yes. Pray for them na magkaroon sila. God will grant them the right spouse or life partner, and God answers prayers. Amen. Amen. Yeah. And that's my testimony. And Amen. Oh, tsaka Pastor Bert, napansin ko lang ha, nagpe-play out kay Abraham yung ano, Matthew 6:33, yung seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. So napansin niyo kung paano attitude ni Abraham, tayo siya ng tayo ng ano, di ba? Nang burning bush ay nang altar, di ba? Kaysa sa pumunta altar, di ba? Yung mga tao niya, tinuturuan niya tungkol sa Diyos, naging believer lahat. So talagang si Abraham faithful, focus sa Lord. So inuuna niya si Lord, binless siya ng asawa, binless siya ng mga anak, di ba? Binless siya ng kayamanan, everything was added unto him. Ngayon, ganun din 'to yung sa paghahanap ng asawa ni Isaac. Inuna niya pa rin ng Panginoon. Tinanong niya, Lord, sino ba? Saan ko papupuntayin yung servant ko? Yeah. Diba? Kinonsult niya sa Panginoon. So, ano matututunan natin dito? Sa lahat ng bagay, maliit o malaki, ikonsulta mo sa Panginoon. Amen. Tingin mo muna yung kanyang idea, kanyang komento, kanyang suggestion, kanyang utos, kanyang... Kumbaga, siya unahin mo, tanongin mo siya, Lord, ano ba? Gusto mo ba to bago kong gawin? Hindi yung gusto lang natin. Diba? Para hindi tayo, ituturo natin sa anak natin yun. Sabihin natin sa mga anak natin, oh, maglingkod ka sa Panginoon. Dumago ka sa Panginoon. Diba? And then magugulat ka na lang. Sa araw, mamimit mo yung hinanda sa'yo ng Panginoon na para sa'yo. Diba? Kasi kung unahin mong hanapin yung tao na yan, ang matatagpuan mo, kadalasan, mga tao hindi rin ready. So, sasabog kayo, and then maghihiwalay kayo, and then you'll transfer to another relationship and transfer to another relationship. So hindi maganda. So wait, kasi isa ka lang eh, ibig sabihin isa lang ang katumbas mo, hindi marami. So mali yung katuruan na tinuturo sa atin nung araw na ano yon, collect and select, di ba? why don't we ano change yung katuruan na yon, na why don't we tell our children, wait
for the Lord. Yeah. Isa ka lang. At meron siyang isang inadya sa'yo. Hintayin mo yon. Pag dahil yon, natanggap mo mula sa Panginoon, regalo yon. At sigurado, hindi ka magkakamali. Hindi naman magandang araw-araw, okay. Kasi syempre, di ba, sa married life naman, hindi naman lahat maganda. Di ba? Meron ka pa rin along life's winding pathways, eh, medyo may bako-bako ng konti. Pero, yan yung perfect para sa'yo. Di ba? Yan yung tama para sa'yo. No, na inadya ng Panginoon. Di ba? Kagaya ng ginawa niya kay Isaac. Nandun siguro sa likod. Alright, tapusin na natin. Ito, oo. May letter C ka pa ba dyan, Pastor? Dito na. Yeah. Ako nang babasa. Yeah. Sabi dito, the servant answered... Ah, teka. Sorry. Anong verse? 62 hanggang sa last part. No? Sabi dito, now Isaac was returning to Beer Lahairoi, for he was living in the Negev region. In the early evening, Isaac went out to walk in the field. And looking up, he saw camels coming. Rebecca looked up, and when she saw Isaac, she got down from her camel and asked the servant, who is that man in the field coming to meet us? The servant answered, it is my master. So she took her veil and covered herself. Demure. Then the servant told Isaac everything he had done. And Isaac brought her into the tent of his mother Sarah and took Rebekah to be his wife. Isaac loved her and he was comforted after his mother's death. Sakto pala ang dating ni Rebekah. Kundurugo ang puso ni Abraham dahil kamamatay lang kanyang nanay. Di ba? At napansin nyo naman doon, tinanong ni Rebecca, sino ba yung lalaki doon? Sabi nung ano, yan yung master. Lagay agad ng veil, di ba? Sa panahon ngayon, nagpulbo agad yan, di ba? Veil yun, Pastor, no? Yeah. Veil, naglagay ng veil. Para merong element of surprise. No, siguro, guwapo rin naman tong si Isaac. Guwapo po si Isaac. Di ba? So, kumbaga, match made in heaven. Yeah. So, eto, wala tong mahabang boyfriend-girlfriend relationship. Pagdating, dinala agad doon sa tent ng nanay niya. Siya na asawa eh, di ba? So, yeah. Ibig sabihin, kumbaga, yun na yun. Sila na yun. Mag-asawa na sila. Pastor, sige tapusin niyo. Opo, yung sinasabi ko lang na yun talaga yung tinakda ng Panginoon sa kanya, si Rebecca. Diba? And I think Rebecca deserves him. No? Another C. Another C. Okay. Okay. Isaac was comforted. Yan. Ganda, Pastor. Yeah. Ganda. Pasok. Comforted. Kaya nga kasi malungkot siya dahil namatay yung nanay niya. Yeah. Oh, sakto yung dating ni Rebecca. May bago siyang... Sa tamang panahon. Tamang panahon. Yeah, sa tamang ganda, panahon. No? Kaya minsan may mga nais tayo na uy sana si ano na lang tsaka si ano. Eh, hintayin natin yan sa tamang panahon. Makikita natin yan sa tamang panahon. Totoo yan, Pastor. Mangyayari din yan. Mangyayari yan. Ano yung letter C mo, Pastor Tin? Cyrus? Ay! Recording! Stop! Recording! Okay. So take away. Away. Tayo matulog. Sino mauna? Pastor. May letter si Bakayo. Tungkol doon sa yung inano ni Rebecca sa mukha niya. Ano 'yon? Kasal na 'yon? Veil, hindi po, veil na po, veil. Nilagay lang siya ng veil kasi may kasal na. Hindi po. I mean, naglagay lang po siya ng veil para hindi naman kahiya-haya na harap sa groom niya. So, parang ganoon. Parang pa-demure po 'yon. Ano, Pastor, wala silang marriage, yung ceremony?
Ay, maaari pong meron, hindi lang po binanggit. No. Oh, malamang po meron. Take away, take home. To go. To go. Anong babalutin? Pastor, yeah, meron. Ako. Yung... Ah, sige po, Tita Fe, kayo muna po. Yung part where Rebecca, nag-ano siya ng tubig, ang dami-daming, ano yon, yung 10 camels. Apo. A lot of water. Yeah. Yung kanyang, what you call it, attitude of servanthood. Mm-hmm. Nakikita doon. And wala, she was selfless. Mm-hmm. She was hospitable. She was very much willing to help, and she had she what she did was a hard work. Mm-hmm. So she was really willing to help and mm-hmm. to be kind. Servanthood. Mm-hmm. Servanthood. Yeah. Go ahead, Tita Amy. Ay, ako pastor ang sa akin to go. Sabi ni Alvin to go. Kasi yung anak kong lalaki, wala pang girlfriend, wala pang asawa. Wala pang to go siya. Ay, papuntahin niyo sa church, Tita. Oh, nga. So, yun ang pinagpipray ko. So, lahat tayong dalaga ngayon sa church. Wala nga sana. So, yung talagang prayer ko na sana ang maging girlfriend niya at maging asawa ay Christian. Hmm. So, sabi ko nga sa kanya, ano, sali ka sa mga ano, yung mga singles for Christ, ganyan ganyan. Hmm. Yun, inuudyo ko siya na sumali sa mga ganun. Kasi syempre maganda na rin na ano na Hmm. siya na pangasawa niya. So, ang faith ko lang, walang imposible sa Panginoon. Inadaan ko na lang sa prayer. Mm-hmm. Base sa sinabi niya, Tita Amy, no, as a church, we need also to create an atmosphere, kumbaga a place, no, a safe place for our singles, no, to meet other singles. Kasi hindi naman sila makapag-asawa kung hindi nila mamimit ang isa't isa. Di ba? Kagaya ng halimbawa, we should have parang single-mingle na alam yun na mga event for them para magkakilala sila. Well, I'm talking about 21 and above. Okay? Mm. So, kumbaga, we will give them opportunities para magkakilala, para magkaroon ng pagkakataon kung si mapili ng nila at kung sino ba yung binigay sa kanilang pang. Maring sa church natin manggaling, maring hindi. Pero the opportunity is there. Kumbaga, okay ako doon, pero hindi ako okay doon sa youth natin. Okay, dinawin ko lang ha. So sa youth natin, wag nating tutuksohin una. Wag nating ipagpapares-pares. Wag natin silang bibigyan pa ng kumbaga wag mong bubuhayin yung wag mong kikilitiin yung natutulog na giant dahil maaring mag-backfire sa atin 'yan at mag-backfire sa buhay nila. Pero pag nasa tamang edad, ayan, medyo okay lang tuksuhin niya nasa tamang edad na. 'Di ba? O maaring pagparis-parisin na or ano. Depende naman sa Panginoon kung sino yung magbo-bloom na relationship, 'di ba? Kumbaga, bilang simbahan, responsibilidad din natin na mag-create ng mga opportunities for them to meet or to meet other singles sa ibang simbahan. Para naman meron silang opportunity kasi tandaan niyo, maliit na yung percentage natin ng mga Pinoy sa Amerika, mas lumiliit pa yung percentage na Christian na Pinoy. 'Di ba? So yung chances masyadong mababa. So maganda rin na kumbaga tayo we initiate those things again for those 21 and above, college grad, may mga trabaho, responsible, and there will be kumbaga in a snap they can have a family. Naalala ko kasi nung sa simbahan namin, hindi ka pwedeng manligaw lalo na sa mga workers, no? Sa members pwede pa eh. Pero sa workers meron kaming palatun guidelines na bago ka manligaw, ihingi ka ng permiso sa pastor. Kasi yung pastor namin ayaw niya na liligaw ka lang kung kani-kanino, papaasahin mo lang, tapos sasamaan loob, mawawala sa church, o kaya
mababasted, yung nabasted, di nababalik sa church, mga ganun. So, gusto niya, hingi ka ng pahintulot sa kanya para matanong kanya kung unang tanong niya, pag sinagot ka niyan, kaya mo bang pakasalan niya next week? Diba? Kasi, pag nanligaw ka, ibig sabihin, gusto mag-asawa. Hindi yung manliligaw ka lang dahil gusto mo lang may matawag kang boyfriend, mapalitan yung status mo sa Facebook na may girlfriend ka na. Di ba? Hindi yun ang intention. Ang intention dito, kung gusto mo manligaw, mag-asawa ka. Di ba? Parang ganun. So, kumbaga, naging kustombre yun sa simbahan namin. Palagay ko, maganda siya na wala tuloy makapanligaw basta-basta. Di ba? Kasi, di ba? Kasi ayaw niya lang na, actually, mas pinoproteksyonan niya yung mga babae. Kumbaga hindi yung basa-basa na ikipag-boyfriend. May tuguro si Alvin, Pastor. Ano pa? May tugo si Alvin. Sandali. Sige, Pastor. Brother Alvin. Ano bang... paano naman yung mga biyudo at saka biyuda? Yun na! Yun, eh, mas pasok yun. Brother Alvin, mas pasok yun. Kumbaga sa listahan, priority. Hindi yata narinig eh, ulitin nyo. Hindi na narinig, hindi na dinig ng dalawang ating pinakamamahal. pagka may chance ano, pa, may chance. Teka, ang byuda natin dito, tatlo ha? Tatlo ang byuda natin. Ako, oh. Ayaw ko. Ayaw na ni Tita Lenle. Aba, walang umaayaw. Sabi ni God, hindi yun ang sakin. Okay, so yun naman eh, respetuhan yan. Nakakandado na, nakakandado na yung heart ni Sir Lenlen. Ayaw mo nang magano, magpatubig ng mga camel. Kasi single din naman kasi. Kasi single din, halimbawa, lalaki, tapos walang asawa, namatay na yung asawa niyang babae. Oh, single din naman siya. Kumbaga, may karapatan din siya na yan, yun nga kasi nga kung tinawag ka ng Diyos mag-asawa ulit. 'Di ba? Meron naman kasi na preferred nila na blessed singleness na. 'Di ba? O parang si Tita Fe hanggang ngayon hindi pa siya nag-asawa ulit, 'di ba? Kasi patagal na rin nawala ang kanyang husband dahil yun na yung kumbaga baga masaya na siya sa ganung pagkakataon. Oo. So choice mo pa rin 'yon. Pero siyempre kung nakitaan mo naman na yung mga byudo o byuda ay gusto mag-asawa ulit, isama mo doon sa single mingle. Hindi na kailangan magpaalam sa pastor 'yon. Apo. Sige po, any takeaway po to go? To go, any to go. Any to go. At saka kasi, i-consider mo rin kasi yung mga anak mo eh. Diba? Kumbaga, kung mag-aasawa ka ulit eh. Diba? Kayo po, Tita Pepot, yung mga anak nyo ba okay ba sa kanila na mag-aasawa kayo ulit? Na pag-usapan nyo ba yun? Okay ba sina Faith, sina Hazel, sina Stephen, sina David? O maion yung ano nyo? Nataranta. Hindi, dapat daw hindi naka-record, baka makinig ni Faith. Baka mapanood ni Faith. Hindi niya ma-mute yung ano niya, talagang hindi niya ma-unmute. Ayan. Yan. Baka marinig siya ni ano. Ayaw, Tita Pepot, sign language yun na lang. Sign language yun na lang. Pero yun nga, no, depende rin sa mga anak kung ano, kung supportive sila, 'di ba? Minsan naman kasi ayaw naman ma-offend ng ano, ng magulang yung kanilang mga anak, 'di ba? Pero kasi ako, kung ako sa kahaliman eh, kung masaya yung magulang ko, eh doon ako sa kanyang kaligayahan kung gusto yung mag-asawa ulit, 'di ba? Kahit naka-unmute ka na. Okay na, Tita Pepot, narinig ka na namin. Pastor, hindi ko nakikita ang sarili kong mag-aasawa pa. Hindi na. Para hindi si kasi ako, no? Kumbaga sa ano, hindi naman tayo yung mahilig sa ano eh, ganyan. Right. Oo, sa relationship. Kasi tingnan niya rin ang relationship, it's like starting all over again.
Di ba? Yeah. Tapos magkaka-baby ka pa, yung mga ganun. Bakit tabi? Ba't magkaka-baby? Magkaka-baby? Ba si Sarah? 90, ano? Okay, to go, to go. Meron pa ba? To go, to go. Mga Anastasio, to go. Ako, Pastor. Aga, sige pa, Tita Pepat. Ako, to go ko. Siguro kailangan ipag-pray din natin mga anak natin. Kasi nung bata-bata pa si Faye at si Hazel, huwag muna kayo magbo-boyfriend, huwag kayo magbo-boyfriend. Eh, kayo nasa edad na, pinag-pray na namin magka-boyfriend. Pero si Hazel, kasi tinatanong ko, Hazel, wala ba naliligaw sa'yo sa tiyempo? Mama, parang karamihan daw, puro bakla. Sabi niya ganyan. Tapos si Faye naman, pinag-pray niya. Sa basta parating niya lang prayer request. Mama, gusto ko lang yung kalender niya raw pagdating sa faith. Mm-hmm. Kasi dumating din sa kanya yung punto na gusto niya na mag-resign sa UP. Mm-hmm. So parang nililitaw siya ni Lord magpastor. Ganyan, parang ganyan. Mm-hmm. Pero pinag-pray niya, siguro, na burden lang, na ano lang siya, na exhausted lang siya sa job, kaya naisipan niya mag-resign. Mm-hmm. Pero ngayon, nagsiserve naman sa church, okay siya, pero pinagpipray niya na makakita siya na yun nga, ka-level niya ang pagdating sa faith. Yeah, totoo yun. Dapat naman talaga. So, yun din ang pinagpipray ko para sa kanila. Amen. Kahit kila Stephen tsaka kay David, yun din ang pinagpipray ko. At saka paalala lang, ang pag-aasawa wala sa edad, ha? Oo. Pwede kasi na bata pa pero matured naman spiritually, emotionally, di ba? Pwede naman na may edad na, alam mo. Kumbaga, ang pag-asawa wala sa edad eh. Kumbaga, kung tinawag ka ng Panginoon, may iba sa atin tinawag mag-asawa na maaga, iba naman tinawag sa atin sa gitna lang, iba medyo late. Kumbaga, pare-parehas lang 'yan. Ang importante, ang makuha mo yung para sa iyo, di ba? Para masaya ka. Saka Pastor, saka Pastor, kasi nasa lahi din nila bin yung mga dalagat binata, ganyan. Mga pinsan niya sa father side niya, ang dami rin silang magkaka-level, puro dalagat binata pa. Hmm. Kaya hindi natin alam kung... Totoo yan, tita, hindi porke single, malungkot. Totoo yan. Meron tinatawag na blessed singleness, di ba? Kasi ako, I would, alba, babae ako, I would rather be na 50-year-old, babae, single, masaya, naglilingkod sa Panginoon, malaya. Malaya ako kahit saan ako gustong pumunta, mag-travel, mag-church. Ano man. Kesa naman na may asawa nga ako, may anak nga ako, pero binubugbog naman ako ng asawa ko. Yung asawa ko, lasinggero, ng bababae, di ba? I mean, maaaring sa society natin, sabi nga, lumagay ka sa tahimik, masaya ang buhay, may asawa. Pero it doesn't mean that na applicable yun sa lahat. At sa society natin na malungkot daw ang buhay ng isang soltera or single, it doesn't apply for all. Kasi pag single ka, malaya ka. Maaari mong gawin ang gusto mo. Maaari kang mag-missions, mag-pastor, mag-anything. Kahit anong gusto mong gawin, di ba? So wala kang isiping anak, wala kang isiping asawa. So may mga kanya-kanyang ano yan, factors. No? Kaya nga may tinatawag na ano na kay Pablo, gift of celibacy, di ba? So okay lang kung wala kang asawa, it doesn't mean na malungkot na ang buhay single. So linawin lang natin. Saka matagdag ko lang, Pastor, sabi nga ni Faith, kahit wala siyang boyfriend ngayon, but she is so blessed with many friends. Ang dami niyang friends sa church, ganyan. Talagang ang dami mga friends niya, hindi lang mga friends. Tapos ang mga estudyante niya, Pastor, pagka first year pa lang, hawak niya pagdating sa fourth year, nagiging Kristiyano, nagiging member ng church. Yeah. Marami siyang dadala sa church. Kaya and sabi niya, yun ang kanyang mission, parang magdala ng tao sa church. Ay, minsan, hindi ko magagawa yun. Kung imagine mo, kung anak ni Faith ay anim. So, oras niya, nagugugol niya. Alam yun? So, may purpose lahat ng bagay na binibigay ng Diyos. And you can find happiness doon sa mga pagkakataon na yon. So it doesn't mean na ano na kumbaga mas lugi ka dahil wala kang asawa or mas lugi ka dahil madami kang anak or whatever. Na depende yun sa katayuan mo. Paano siya ipi-play out sa Panginoon. Ano ganyan? Anything else na take to go? Anastasio, meron kayong to go?
Tugo ko po, Pastor, yung nangyari po sa servant siya kay Liban. Si Liban eh, gusto pang pa-stay ng 10 days. Parang gusto lang niyang gatasan yung servant. So yung servant naman, mas gusto niyang unahin yung ano, yung utos ni God, gawin na niya kaagad. So yung takeaway ko, gawin natin kung ano yung utos ni God. Huwag na natin ano, patagalin. Agad, agad. Oo. Yeah, agad, agad. I agree. Oo. I agree. Amen. To go, anybody else? To go po. To balot, go. Balot. Go ahead, tita. Ako okay. Po yung napansin ko dito, yung servant, prayerful po siya, no? Kasi po si Abraham, prayerful din. Amen. Nahawa. Opo, nahawa. Sabi nga, di ba po mayroong saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di po exacto. Ba? So yun po yung nakikita ko na kaya godly si Abraham, kung ano po yung master, ganun din yung nagiging yung mga servants kasi how at saka tita, applicable din sa simbahan yan. Yes, yes. Kung sino ang pastor nyo, yung kayo. Nasabi ko nga po kay pastor kanina, sabi ko kung sino kayo doon sa church, sabi ko yung mga pastors, ganun din yung magiging members. That's true, very true. Actually, naalala ko nga nung ako'y store manager, hindi ko mapalinis yung mga bike ng mga delivery riders. So nilagyan ko ng ano ng sticker, bike ko kamukha ko. O di kong mahapulat ng bike nila. Talagang nilinisan nila, sila mismo nagpintura. Talagang kinrome nila, talagang ang gagwapo ng bike nila kasi nga nag-reflect na sa kanila eh. Yeah. 'Di ba? Kumbaga, pag sinabing ang pangit naman ng bike mo, kamukha mo, parang ganoon. So ayaw nila 'yon. Kumbaga, na-touch mo yung ano eh. Pero kasi pinakita ni Abraham yung faithfulness niya. Nagkita mo, nagre-reflect doon sa servant. Yes. Prayerfulness, faithfulness, being focused, di ba? And same thing with us as parents. Kung sino tayo, yun ang anak natin, di ba? Ganun din kami mga pastor. Kung sino kami, yun yung members natin. Parang yes. Ganun. So, ano yan? It always manifest, kumbaga. So, yeah, I agree with that principle. Kaya kung pogi kami, pogi din kayo. Di ba, Pastor Bart? Hey, amen. Pogi heart. Okay. Meron pa? Take away. Ako, go. Go ahead, Sister Darren. Ang sa akin po, yung karakter ng servant ni Abraham. True servant talaga siya. Yeah. Tapos magiging obedient. Tsaka yung ibinigay sa kanya ni Abraham talagang na-comply niya talaga. Kasi talagang tinapos niya at dinala talaga si Rebecca doon kay Isaac para maningan. Amen. Kung ganun lang lahat ng workers natin, no? Sa church na talagang tatapusin nila yung... At ako'y masasabi ko naman ay blessed dahil ganun din ang attitude ng mga workers natin sa church, no? Focus na focus. No? At sana ganun din yung mga anak natin, yung attitude nila na focus sa pag-aaral, focus sa ano yung paghanap ng magandang buhay sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon, di ba? So, I agree, no? Isa sa magandang quality talaga ng servant na yun, napaka-focus. Pero mo, hindi muna siya kakain hanggang di niya nasasabi yung purpose niya. Diba? Galing. Anybody else? Thank you, sister. Anybody else? To go kay John. Bishop James. Balutin mo. Let God direct your life, your path. Yes. Sa kagaya ng ginawa niya nga doon sa ano, pamilyang Abraham. No, si Key first. Si Isaac, hinayaan niya knowing na yung father niya is ang kausap ng God, so he let them run yung ano niya, yung future niya. Kasi tayo kaya tayo nagkakaroon ng frustration, gusto natin gawin yun kung hindi naman para sa atin, hindi naman nilaan ng God, hindi naman natin makukuha yun. Amen. Kaya nagkakaroon ng problema. Amen. I agree. To go kay John. Pastor Bong, may to go ka. Pastor Tin. Bishop James. Sa akin, Pastor. Go ahead po. Sa akin, Pastor.
sa servantan, Pastor, si Eliezer, ano, he remained faithful and he's nag-stick ba siya sa mission niya up to the very end. Hindi siya nag-waver kahit na binubuyo siya ni Laban. So yung prinsipyo niya nandoon ba, Pastor? To accomplish yung mission na ibinigay sa kanya. At the same time, masatisfy yung kwan ba? Yung hinihiling sa kanya nung amo niya. At saka at the same time, yung kay Isaac. So, sa akin is stay focused kung ano man yung kwan mo, yung mission mo sa ministry at huwag kang masway ng worldly kwan ba, matters na makukuha yung faith mo o yung mission mo ma-derail. Amen. Amen. I agree with that, Pastor Bong, kasi may tendency na mag-give in na lang itong si ano, servant eh. Dahil ang pagkaka-describe doon, nagkainuman eh. Parang sinasabi, 10 days na magiinuman pa at magiging masaya at wait lang muna, wag muna umalis. Pero hindi, focus siya, kinabukasan, di ba? Sabi niya, send me to my master. Pauwiin niyo na ako. So, ang ganda ng kanyang attitude. Anything else? Sino pa ba? Bishop James, meron ka ba to go? Ako pa, sir, yung sa servant na yon sa una, nag-alinlangan pa siya, tapos nisip niya siguro kung magagawa pa niya pinag-utos sa kanya, but then at the end, nanaig pa rin yung kanyang, tutulungan din naman siya ni God sa kanyang faith niya. Amen. Amen. Thank you. Thank you lahat ba tayo nakapag to go? Okay. Pastor Bert, prayer na. Okay. Pastor, may pahabol daw. Pahabol. Brad Palvin, go. Pilit eh. Kasi actually, si Abraham, dati parang pagan siya eh. Hindi pa naniniwala sa Diyos. At the age of ginawa ng Diyos sa kanya, yung turn ng life niya, bigla siyang sumunod sa kanya, lahat pasunurin, naniniwala kagad sa Diyos. So yung powerful ng Panginoon na bigla niya tayong pwedeng baguhin at a click lang. Amen. Magbago ka na. Amen. Amen. Eh walang ay matanda na ako, hindi wala na eh, ano yun? Walang ganoon. Kumbaga si Abraham is wala sa age. Sa age niya I think is 75 years. Yes. So nasa umalis siya. Yes, 100 years. Sa 70s nga siya nung umalis siya doon sa Ur. Nagkaanak siya, 100 na siya. So yeah, that's true. Walang edad sa Panginoon. Pwedeng bata, katagpuin ka, pwedeng middle age, pwedeng nasa huling panahon ng buhay. Yeah. Pero ang Diyos, isa lang ang sigurado, kakatagpuin ka. Amen. Amen. Okay. Pag-pray na natin na Pastor Bert ang iyong muse, si Tita Malaya. Yeah. Okay. Sige pa, manalangin na tayo. Yeah. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa sa amin na nandirito ngayong gabi, O Diyos. Salamat din po sa mga salita mo na aming natutuhan, Panginoon. Ang dami-dami po, Panginoon. Kung paano po kami maging focus sa iyo, kung paano po namin tapusin yung mga responsibilidad namin, paano po kaming tumingin sa iyo at maging prayerful, at titingin lamang po kami sa inyo, O Diyos. Maging kaming obedient po sa inyo. Mm-hmm. Kaya po salamat po sa mga salitang yan, O Diyos, sa mga words na yan na lagay niyo po sa aming mga puso at ito po'y aming maging gabay sa aming paglakad bilang isang Kristiyano, Panginoon. Pangkaway lalo pa po namin purihin at mahalin sa araw-araw. At lahat po ng aming mga narinig, lahat po ng aming mga pinag-aralan, ito yung magamit namin upang lalo pa pong lumago ang aming pananampalataya sa inyo. We thank you, Lord, for this night. And salamat din po sa lahat ng nandirito. I-bless niyo po ang bawat pamilya. Ingatan niyo po kami at sa aming paghimlay, Panginoon, kayo pa rin po ang aming makita at maranasan. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, kami pong lahat ay magsasabi ng Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ah, pasarap ang kwentuhan natin. Abot tayong tatlong oras. Usually, dalawang oras lang tayo hanggang 10 o'clock ngayon. Ngayon, 11 na yata. Napakahaba. 11:05. Napasarap. 64 verses. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 67. Yeah. Oh, so, napaka-productive naman. Okay, one. Two. Hey, James. Asan yung mga ano? Ayan. Yung mga iba. Bishop James. Bishop James. Buksan mo yung camera mo. Yan, okay. Asan si Pastor Atin? Ah, na-out si Pastor Atin. Oo. Okay. One, two, three, smile. Ayan. Gising pa si Anaya. Si Anaya, buhay pa. Gising pa po eh. Si Jaja, wala. Iintay niya tayo nga na talaga. Ano? Nanonood lang. Gising pa rin si Jaja. Oh, oh yan si James. So, minsan pa, James. Ayan na, meron na po. Ah, meron na? Meron na. Si CJ po yan. Thank you, James. Maraming salamat po. Napakasaya. Salamat po. Good night. Good night. Good night. God bless. God bless. Bye. 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 Bye